Naniniwala ka sa Diyos? Oo, rektang-rekta ako kay God. Anak niya ako. Naniniwala talaga ako may God eh. Kasi pag tumiting ka sa salamin, parang ito talaga may God. Tinan mo naman itong gawa niya, alam mo. Sa din ko, nag-take time nga siya sa akin. Alam mo nun. Pero, sabi kasi, kung naniniwala ka sa Diyos, sabi kasi sa Biblia, dapat isa lang asawa mo. Alapin mo sa Biblia yan, walang sinabing ganun. Wala talagang sinabing ganun sa Biblia, wala. Ni isa wala. Kahit anong halukat mo ng page, walang sinabing ganun. So, masasabi mo, hindi naman mali yung ginagawa mo? Hindi talaga, hindi mali. Siyempre, alam nila na marami kang asawa. Siyempre, bilang magulang, i-stop ka nila na mali ang ginagawa mo. Yeah, good question. Ang sabi ko sa kanila, pag gawa-gawa kayo ng gopings na anak, tapos magtataka ka. Bakit wala nila yung kakagawin ko? Oo, problema nila yun. Gopings sa wala nila eh. Ako, matutuwa ko nun. Kaya rin yung anak kong lalaki, marami siyang chicks. Matutuwa ko nun eh. Pag yung anak kong lalaki, walang nagkakagusto sa kanya. Man, you know, ayaw kong mangyari. Masasabi mo ba na ikaw yung magandang role model sa mga kabataan? Hindi yata eh. hindi ko masasabi yung magandang role model ako. Kuhain na lang nila yung magagandang nagagawa ko. Ano yung mga magagandang nagagawa mo? Paano malaman naman nila? Yung may dalawa akong asawa. Wow, maganda nga. Tapos nag-trips ang bahay, ganyan. Bugoy na KoyKoy, kilala nyo na ako. Kung hindi nyo pa alam, well ngayon alam mo na. Welcome to Lazy Genius Podcast. Hey, congratulations. Ako nga na rin dito. Taga saan ka pala? Ngayon, banda kami sa Alabang area kami. Sa Alabang? Yeah, pero actually, ano siya eh, Bacoor talaga siya sa papel eh. Ah, order okay. Siya pero malapit na kayo sa Alabang technically, parang Alabang na rin. Yung feels Alabang eh. So Mario Alas? Yes. Ay di, masasabi mo ba na nakarating ka na dun sa gusto mong buhay? Ay, hindi. Wala kayo di ba? Wala. Pero doon ka ba lumaki? Hindi naman. Nah, hindi ako lumaki. Ay, di ka lumaki doon. Saan ka ba lumaki? Lumaki talaga. Yung teenage years ko, mas sa Bacoor, sa Sorrento. Tapos, Bacoor. Nakapag-states din ako dati. Mula nung 17 na ata ako. Ba't ka nag-states? Kasi nauso dati. Parang di ba may parang American dream dati. Parang lahat ng pamilya dati. So nagtrabaho ko sa States? Yes, yun ang plano talaga. Yun ang plano. Kasi ayoko mag-college. Yun, nandito pala ako sa Pilipinas. Mm. Wala na sa isip ko mag-college. Tapos inalok kami ng kamag-anak namin doon. Dito ka na lang. Kung gusto mo mag-work. Di, tinry ko doon. Anong trabaho mo doon? Sa US? Nagsimula ako doon sa tito ko na ano. Yung magbabalot ng mga CD, ng mga karaoke na CD. Well, may plastic yun. Oo. Na nakalapat-lapat na lapat dun sa case. Pinoblower lang yun eh. Ah, okay. So, ba yun parang 10 hours ako nagbo-blower nun ng mga... Mga ilang years ka sa US na? Siguro mga 7 din. 7 years? Yeah. Pero pabalik-balik ako ng Pinas. So, pabalik-balik ka naman. Yes. Pero mas madalas ka talaga sa US ng 7 years na yun. Wow, masasabi mo mas. Pero kada magkakaroon ako ng mga, let's say, 1,000... ay, mga $2,000, inuwi ko agad dito, tapos winawal. Magka na ba sahod mo dun? Nagsimula ako sa mga minimum wage na ano, kasi... Technically, naging OFW ka. Parang ganun. Naging TNT nga ako nun eh. Yung walang papel na ano. Ah, kami dumating dun una eh. Tapos napaso, ganyan. Yun, ganun yung unang ano. Yung sa tito ko, under the table lang yun, so mas mababa pa sa tito ko siya eh, diba? Tama. Sabihin siya, dahil tito mo, late pa magpasahod. So... Naganap ako nung mas legal na. Na yung minimum wage nun na ganun. Parang simula ako na parang stock merchandiser ng mga... Sa mga parang, hindi siya department store eh, pero parang ganun. Parang siyang ganun. Eh parang mura na mga bilihin, tas ako yung taglalagay ng mga stocks doon, ganun. Okay, tas inuuwi mo yung kinikita mo sa Pilipinas. Oh, pinantitrip ko dito. Umuwi ako yung buong neighborhood. Lasing yung buong neighborhood, gano'n. So, ibig sabihin nun, sa mga mag-tropa, ikaw yung pinaka lagi naglalabas ng pera? Hindi, parang ilan kami nun eh. Sa lugar namin, parang ilan kami doon na nasa ibang bansa. Gano'n rin yung ginagawa, malulungkot sa ibang bansa, babalik dun sa hood, tapos magpa-party dun sa hood. Hindi lang ako yun. Pero kami yung pag-umuwi, parang masaya ang lahat dahil
party. Binakal tama namin eh, ganun. Pero, ang tanong, lang galing ka ba sa family na middle class or lower middle, ganun? Medyo mababa sa middle. Or masasabi kong middle nung panahon na yan. Pero yung family yung pinanggalingan ko, maayos talaga siya na pamilya to. Like, maayos talaga? Oo, oh, like, kompleto kami. May tatay ako. Ngayon, bihik. Ano yung trabaho ng tatay at nanay mo? Si tatay, nung panahon na yon din, nung bata pa ako, instructor pa lang siya ng pagpipiloto eh. Pinuto na rin talaga siya, ganun. Si nanay, housewife lang si nanay. Support siya kay tatay. Ganun. Pero maayos talaga yung pamilya ko. Eh, hindi siya perfect, pero maayos. Only child siya ba? Na, meron akong kapatid na babae. Babae din? Oo. So, bali, apat lang kami. Ikaw yung panganay? Yes. Ikaw yung panganay? Yes. Tapos yung mga, di ba, apat kayo? Mm-hmm. Apat kayo, ikaw yung panganay. Yung tatlo, puro babae. Hindi, hindi. Apat kami kasama na natin at nanay, tatay. Ah, okay. So, babae, yung yes. So, yes. At so, dalawa na kayong magkapatid. Ilan taon na yung babae? Hindi ko alam. Pero, hindi mo alam. Hindi kapatid mo siya eh. Hindi ko maalala. Basta mga siguro... Hindi ba kayo nakikita? Hindi, nakikita kami. Hindi ko lang maalala siya. Mga... Siguro apat na taon yung pagitan ng ano age namin. Ilan taon na ba? 300. 300? So, siya 200... ano? 96. 300. Pero yun, masasabi ko talagang maayos yung pinanggalingan kong pamilya. Yung balance nga din eh kasi... Maayos yung pamilya ko, pero yung neighborhood namin, violente. Kaya ang ganda nung, doon ko lang na-realize, actually last week ko lang na-realize eh. Sabi ko sa mga tropa ko, kaya pala medyo makulit ako na minsan hindi rin makulit dahil balance yung kinalakihan ko. Kasi di ba may mga tao na violente yung neighborhood, tas toxic din yung pamilya niya, gulo-gulo niya na, di ba? Ito pala yung magandang tanong, ano ba yung tunay mong pangalan? Sasabihin ko dito sa camera, tunay mong pangalan. Siyempre, screen name mo yun eh. Bugoy na KoyKoy. Yeah. Ano yung pangalan mo? Magandang Bugoy na KoyKoy na lang ang alam nila. Baka maghalungkat-halungkat pa sila. Actually, alam na nila yun eh. Yung mga matagal ko na nakikinig sa akin. Alam nila yun eh. Nag-leak na yun eh. Yeah. Pero tinatago mo siya sa public? Hindi ko tinatry itago. Hindi ko naman parang tagong-tago siya. Baga... Ewan po, mas okay lang din na... Makilala ka as Bugoy na KoyKoy. Alam mo ba ang totoong pangalan ni Snoop Dogg? Ano? Hindi mo rin alam. Hindi, okay. Hindi. Okay. Gets. Okay. Pero syempre, pero hindi ka naman naiiyan na sabihin mo yung pangalan mo. Nah, hindi, maganda yung pangalan ko. Oo, sabihin mo na. Pero sila, inaasar nila yung pangalan ko dahil malayo siya sa Bugoy na KoyKoy. Mas maganda yung pangalan. Klase yung pangalan ko. Boss, klase. Kaya ka sila maghalungkat. Sige. Hindi, bulong mo na lang kayo. Bulong mo sa akin. Yung mind nandito. Matalino eh. Isa ako sa akin eh. Mga comment section lalabas yun. Okay. Yeah. So baka mamaya pangalan mo hindi naman Gregorio. Hindi, yun. Hindi magandang pangalan. Hindi naman. Bakit pa yun? So mas malapit niya sa'yo? Classy. Classy? Oo, classy ko. Wala sa Bugoy na KoyKoy. Pero KoyKoy yung nickname ko. Bakit pala KoyKoy? Takoy talaga yung una kong, yung nickname ko talaga, Takoy. Tapos, Takoy? Short, ano ibig sabihin ng Takoy? Hindi ko alam, yun ang tao saan mga tito ko, Takoy. Takoy, mag-anong. Pero malapit siya sa pangalan mo? Malayo. Parang mas pang Bisaya talaga siyang nickname eh, KoyKoy, ganyan. Pero probinsya niyo Bisaya, hindi naman? Yung lahi namin galing sa Mindanao, lahi namin. Lahat ng kadugo ko galing sa Mindanao. Okay, so yung Takoy, yung ano mo, yung palayo mo, tapos ginawa mo KoyKoy. Ano naman yung Bugoy? Bugoy, ni-rhyme ko lang yung talaga yun sa KoyKoy. Bugoy, ang ibig sabihin nun sa Bisaya, parang makulit na bata. Bad boy, parang ganun siya. So, nung panahon na nag-iisip ako ng rap name ko, gusto ko lang yung kaklik-klik, yung mapapaklik ka. Simula lang nun, naging ganun yung pangalan mo, yung nagsisimula ka na mag-rap. Oo, okay, nag-iisip na ako ng rap name. So, Bugoy na KoyKoy. Pero bago ka pa maging rapper, ano na yung pangalan mo nun yung normal na KoyKoy lang ako. KoyKoy lang. Eh, KoyKoy. Nilagyan mo na ng Bugoy na KoyKoy. No. Yung Bugoy, parang ano lang, pang sarap name niya. Oo, para lang may interest ka i-click ba? Kasi hindi siya masyadong babang ko pakinggan. Hindi ako Bugoy na KoyKoy. Bago ko gusto maging rapper?
Kasi kung isipin mo, tatay mo piloto, nasa middle class kayo, nagpumunta ka na sa US, and everything. Ano yung na-influensyan sa'yo para maging rapper? Well, dati, sa neighborhood namin, halos lahat naman nakikinig ng rap. Eh. So, yun lang yung music na alam namin, rap. So, parang, yun din yung... Hindi ko pinangarap maging rapper. Hindi ko man iniisip na magiging rapper ako na dito ako magkakapera pa nga. So, hindi ko pinangarap talaga. So, a passion mo siya? Hindi nga talaga. Trip ko lang yun eh. Kumbaga... Pinag-tripan mo? Nalagay lang ako sa no choice. Kumbaga, lahat nag-failed na lahat ng mga discarding pinasukan ko. Tapos naubos na rin yung puhunan ko, mga ganun. Ang natitira na lang sa akin, rap. Kaya marang suntok sa buwan na lang yun. Meron ba nagsabi sa'yo, uy, ang galing mo naman pala mag-rap, eh mag-ayaw mo mag-record? Wala ba na ganun sa'yo? Wala, dahil yung panahon na yun, hindi ako magaling mag-rap eh. Hindi naman talaga ako ganun na klaseng rapper na yun. Lyrical na rapper, ganun. Pero wala nag-influensya sa'yo talaga. Na? For example, mag-rap ka lang dahil yung mga kaibigan mo, nag-rap sila, ikisabay ka, pas nakita nila yung potential mo, pas kasi sinabi nila na mag-record tayo, wala ba na gano'n sa'yo? Na, hindi gano'n yung story ng akin eh. Actually, dati yung parang unang grupo ko dun, isa ako dun sa parang hindi magaling pa nga eh. Mas maganda yung boses ng ibang kagrupo ko, mga gano'n, mas magaling sila magsulat. Maganda, nalagay lang talaga ako sa wala na akong choice, kundi ito na lang. So, okay, kahit hindi ako magaling dito, pero ito na lang, yan ang gagawin ko. So, gagamitin ko na lang siya. Yun. Pero kumita ka sa pag-rap? Ako masasabi kung kumita ako sa pag-rap. Na, ano pa yun, yung panahon na yun, mahirap talaga ang kumita sa pag-rap. As in, wala nga talaga. Nakasurvive, basic. And then, masasabi kong nakasurvive, hindi kumita. Nakasurvive. Kumbaga, break even. Hindi siya profitable. Makain, mga ganun. Lalo nung dati. Kasi ngayon, kaya mo na talaga magkapera sa rap ngayon eh. Although hindi siya ganun kadali. Pero yung dati pa talaga, parang suntok talaga. Ay, nakailangan talaga ba sa rap? Parang 400 plus na ata. Puto ngayon lang yung 400. Oo, parang ganun na ata. Yeah, parang ganun. Ikaw yung nagpauso ng ano, ng 2 joints. Yes. Ikaw yung nagpauso noon. Yes. Ano ba ibig sabihin ng 2 joints? Wala talaga. Droga ba yun? Droga? Hindi. Hindi siya related talaga dun. Hindi siya related doon. Nung panahon lang yun, nakikinig ako ay 2 Chainz, rapper yun siya. Tapos, parang gusto ko lang may 2 something, parang nakukulal ako 2 Chainz. So, nag-meeting kami, may dalawang joints doon. Aminado ako, may dalawang joints doon habang nag-meeting kami. Habang nag-iisip ng pangalan, and 2 joints na lang. Yun lang, wala siyang lalim talaga ng meaning, ganun. At hindi rin siya related masyado sa pag-i-smoke, hindi siya related. Alam, 2 joints, basta may pangalan lang tayo. So, mga technically kinikita mo ng mga nasa, sabihin natin, estimated mga... Dati? Oo. Yung nagsisimula kami? Oo. Pala, pangkain lang talaga namin, fungus. Zero. Kung kita ang pag-uusapan, zero talaga yun eh. Pero kumita ka naman doon sa pag-i-invite sa'yo sa mga show or event. Hindi man ako na-invite. Ah, hindi ka ba na-invite sa mga ano? Kunyari, sila Ben. Bigla kakanta sila sa stage, ikaw hindi ka na na-invite. Hindi ako, walang ganun sa, walang, hindi ako na-invite sa mga ganun. Ngayon, hindi ako na-invite sa mga ganun dahil di kami nagkakasunto sa mga, sa budget. Pero dati, hindi ako na-invite. Kasi hindi nila ako kilala eh. Oh yeah, gano'n. Nakikita nyo kaming may mga video dati na nagko-concert kami. Sariling organize namin yun. Kasi pag nung pinapanood ko yung mga kanta mo, yung mga 2 joys, parang mabis. Tama, pinapanood, marami yung babae. Maraming? Babae. Doon sa crowd? Sa crowd lang naman. Sa concert ba yung sinasabi mo? Hindi ko maalala, pero napanood ko lang na parang kilala ka as yun nga, parang marami babae. Okay. Siyempre, ikaw, galing ka sa pamilyang, you know, middle class, sabihin natin, or lower middle nga. Tatay mo, piloto, nanay mo, housewife pa. At meron kang bunsong babae, at ikaw meron kang ilan yung masasabi mo ba asawa o partner mo lang? Sa isip nila asawa. maganda asawa. Sige. Kasi ilan ba asawa mo ngayon? Ngayon dalawa na lang. Dalawa na lang. Bakit na ba yung dati? Tatlo. Actually umabot ako ng 4 sa isang sabay-sabay. Sa isang bahay kami 4 sila. Pero 3 yung... Hindi considered yung pang-4. Ex natin yan. 3 yung pinakamarami ko. 3?
Pasaging dalawa na lang? Yes, dalawa na lang. Sino ba yung tatlong na yun? Sino yung tatlong yun? Uh-huh. Yung kilala sa social media. Sila Bruha, Like a Diamond, at yung Samsara. Sino yung umalis doon? Yung Samsara. Bakit? Basically, actually, hindi ako makapagsabi ng details kasi lugi siya, dahil hindi niya masasabi yung side niya. Yes, yes. Pero, to be fair. To be fair lang. Pero, ang summary nun, wala na kami sa iisang page. Yun lang, ganun na siya. Ah, hindi tugma yung vision at mission niya sa buhay. Kumbaga, since day one, meron kaming isang plano lang. Since day one, meron kami page na pinag-uusapan. Hindi na yun ang page niya. Mm. So, ayos lang yun. Kung wala naman silang umalis sa akin, kung wala na siya doon sa okay page, naman sa'yo yun na umalis siya. Wala akong magagawa din. Sabali. Pero nasa na siya ngayon? Hindi ko alam. After nun, nag-focus na ulit ako doon sa same page. Pinag-uusapan namin, doon pa rin ako sa isang page niya. Mm. Pero pareho silang single yung dalawang nawala? Hindi, sila yung nawala. Ay, hindi, yung pang-apat. Wala na yun. Exist na yun. Hindi, huwag mo na nga natin consider din pasama sa araw ko yun eh. Hindi ko alam. Swerte pa na nakapasok sa bahay. Sino yun? Samsara? Yeah. Si Samsara, single siya ngayon? Hindi ko alam. Malamang hindi. May babae bang single? Pero wala ka nang alam dun sa nangyayari sa kanya, kung sino yung naging jowa niya? Wala na. Hindi na related sa pera ko yun eh. Hindi na makakatulong sa akin eh. Yes mo. Hindi ko rin kasi alam ng kung ano ni-research kayo, pero wala akong na-research kasi about doon sa ano may. Pero doon sa sabi natin kay Samsara, hindi kayo nagkatugma. Umalis na kayo. Ay, umalis na siya. Ngayon, kapag bumalik ba siya sa'yo, tatanggapin mo? Sa sitwasyon ngayon, just think ko hindi sa sitwasyon ngayon. Hindi na. Masyadong too much na eh. Paano kung nagbago naman? Ano na? Nagbago siya. For you, kasi gwapo ka eh. Ay! Hindi, sa panuloy. Sa ilang months na nawala siya, hindi ko na alam kung nangyari sa kanya. Ah, matagal na. Ewan ko, hindi ko alam. 2 months, 3 months. So parang recent nga lang talaga nangyari yan. Lang, Pero sa 3 months na yun, ang daming kayang gawin ng babae sa loob ng 3 months, 2 months, dami nilang kayang gawin. Hindi mo na alam kung anong nagawa niya din. Speaking of babae, bakit sabay-sabay yung inaano mo? Eh, sila yung may ano nun eh. Sila yung may decision. Hindi siya man ako may decision. Sila may decision. Ah, sila may gusto. Sino ba yung nauna? Yung Labruham, pinakauna. Matagal na kayo nun? Yeah, matagal na kami. Years na rin? Oo, talagang matagal. Mga 3 years, 4 years, ano? Hindi, lampas pa. Parang 1 dekada na nata. Ah, seryoso? Ganun katagal? Tapos yung dalawa is recently lang yon. Tapos yung Samsara, parang 2 years siyang, 2 years siya sa akin. Tapos yung Laika, parang 1 year plus ata. Parang ganun. Paano na mamanage yung ano? Yung siyempre, parang negosyo lang yun eh. Pag masyado akong maraming negosyo, mahirap i-manage lahat. Mm-hmm. Sabi natin dalawa babae mo kayo, paano mo na-handle yun mga yun? Mas more na sila nag-handle sa akin sa totoo lang eh. Kasi sila yung nag-handle sa'yo? Sila yung pumasok sa mundo ko, di ba? Ah, sabagay. Oo, so tsaka, ay, hindi mo sila pinilit. Hindi ko yung naligaw. Never mo namang mapipilit ang babae. Like, bandang huli, sila naman ang mamimili talaga nun eh. Kahit mong ligaw ka pa, sila pa rin mag-decide kung ikaw yung pinili niya sa dami ng lalaking kumakausap sa kanya. Diba? Pero si Labruha, niligawan mo siya. Hindi, siya nang ligaw sa akin. Lahat sila. Hindi kang niligaw. Hindi. Kung gusto ka nila, dapat sila lalabit sa'yo. Alam mo, dati, nung bata pa ako, tinry ko mong ligaw. Kwento mo. Hindi gumana eh. Alam mo yun? Hindi gumana? Mga dalawang, siguro tingin ko dalawang beses ako nung ligaw. Isa nung second year yata, second year high school ata ako noon, ganun. Try kong mong ligaw, hindi gumana. Bakit? Hindi nung panahon ko na yun kasi ang mas nagustuhan niya yung sikat na banda dun sa school namin. Wala akong pang laban nun. Nobody lang ako sa school namin. Wala akong pang laban. Hindi ka rapper? Wala. Nobody talaga. Hindi nobody. Ako famous dun sa school namin eh. Kaya yung tanggets ko na agad. Pero patay na bata ka dati sa school ka. Ano na? Patay na bata ka ba nung nasa school ka? Ano sabihin ng patay na bata? Patay na bata. Parang dead kid. Parang tahimik lang siya sa likod. Wala siyang kaibigan. Ay hindi. Alam nila, kilala nila ako pero hindi ako kasama rin sa cool crowd. Yan. Alam nila ako. Hindi ako outcast. Hindi ka gano'n. Parang sigma ba? Parang mag-isa ka lang. Hindi ka loser. Parang okay. Ganun siya. So,
Yung tinry ko yun, yun tanggap ko yun dahil ang mas pinili niya yung sikat na banda eh. Mm. Okay, gets ko to. Natural siya pipiliin niya ito eh. Kaya simula nun, hindi ka na naliwi ka? Hindi naman nun. After nun, may nakilala akong isang babae na, ewan ko ba, parang binigyan ko siya ng silver, parang ganun. Mm. Tapos, tinanggap lang niya, hindi nga malang nag-thank you. Parang nalala ko, hindi gumagana tong ganyan siya yung paraan ah. Mm. Kasi akala mo, yun ang gumagana kasi yun ang nakikita mo sa TV. Ah, kung ano napapala mo, ginagawa mo na. Paano mo ligaw, ganyan. Eh, sa totoong buhay, hindi siya gumagana eh. Kaya... Pero dumating ba sa point sa buhay mo na nag-commit ka lang sa isang tao, pas masasabi mo hindi gumana kaya gano'n yung ginawa mo? Yeah, tinry ko din yan. Kasi dati, maano lang ako eh, like, wakikipag meron akong babae, tapos bago na naman babae, bago na yung babae, bago babae, gano'n. Tapos hanggat inaano na ako ng society na, dapat ano ka, huwag kang ganyan, stick to one ka lang. Ganun. Minsan nakakarinig ako ng gano'n. Oh. Lalo kay nanay, sabi ni nanay, na stick to one ka lang. Kasi si tatay, oh, first and last girlfriend niya si nanay. Oh. Diba? So sabi ni nanay, ano, that stick to one ka lang, tulad ng tatay mo, ganyan-ganyan. Oh. And upanahon na yun, parang yung life ko parang pabagsak. Hmm. Noong yun, parang nagka-calculate ako. Baka nga naman talaga magulo ang buhay ko dahil ganito rin ako, ganito ako. Mm. Baka kailangan ko magpaka-good boy ngayon, alam mo yan? Mm. So, tinry ko ngayon yung ruta na yun, yung magpaka-boyfriend. Mm. Kasi nabansagan akong boyfriend, ganun, may girlfriend ako, boyfriend. Tapos, hindi rin gumana bandang huli. Tapos parang hindi maganda yung kinalabasan. So, para saan, balik ko na nga yung dati ko, mas gumagana, mas masaya ako ng dati. Hindi ko iniisip, alam mo, wala akong sakit sa ulo, ganun, ibabalik ko yung dati ko. Pero sino yung longest relationship mo? Ngayon, si Labro ata. Pero before that? Longest? Yung ano ata eh. Meron akong chick dati na anak mayaman talaga. Tingin ko yun siya. Mm. Ganun. Na talagang rich kid talaga siya. Ah, rich kid. Oo, ganun. Okay. Klaseng, ano. So, balik naman tayo sa kwentong ano. Diyan sa mga babae mo. Mm. Ano ba yung reunion mo? Religion ko. Oo. Or no religion ka? Sa papel, katoliko ako na. Mm. Pero ngayon, wala kang... Hindi naman sa wala. Naniniwala ka sa Diyos? Oo, rektang-rekta ako kay God. Mm. Anak niya ako. Paano kung sinabi... Tingin ako sa salamin ba, parang nakikita. Naniniwala talaga ako may God eh. Kasi pag tumiting ka sa salamin, parang... Talagang may God, tinan mo naman itong gawa niya, alam mo? Yung iba, kaya sila hindi niniwala kay God. Kasi pag titingin sila sa salamin, parang hindi nila makita yung creation ni God eh. Dahil hindi okay yung nakikita. So masasabi mo, inulumaya yung mukha ni God, yung parang sa'yo talaga? Sa tingin ko, nag-take time nga siya sa akin. Alam mo yun? yung ibang tao, kinapin-paste na lang yun eh. Command V, gano'n. Sa akin, take time pa siya. Nag-isipan. Pero, sabi kasi, kung naniniwala ka sa Diyos, sabi kasi sa Biblia, dapat isa lang asawa mo. Alapin mo sa Biblia yan, walang sinabing gano'n. Ah, so ano mo natin yun? Wala talagang sinabing gano'n sa Biblia, wala. Nisa, wala. Kahit anong halungkat mo ng page, walang sinabing gano'n. Mm. At lahat ng character doon, halos lahat ng mga sikat na character doon, halos lahat yung sila may multiple wives. Mismong si Moses na nagsabi nung ano na 10 commandments, dalawa yung asawa nun eh. Mm. Halos lahat yung sila, halos ilan lang ang walang multiple wives doon, si Paul, sino po ba? Basta ilan lang, parang di lalapas ng 5 ata eh. Halos lahat yung... So masasabi mo, hindi naman mali yung ginagawa mo? Hindi talaga, hindi mali. Mm. You know, tsaka mas maraming babae kaysa sa lalaki, so... Ano naman yung iba, di ba? Well, kung one-on-one lang tayo lahat, yung ibang babae hindi makakaranas ng lalaki dahil mas marami sila eh. Kaya nandiyan ka. Kaya na, yeah. Okay. Kala ko, nauna kasi parang 80s ka. Ah, na, hindi. Hindi. Na, hindi. Naniniwala talaga ako. Okay. Ito na lang, sabi kasi sa Biblia, bawal mo dumihin yung balat na binigay ng Diyos para sa'yo. Mm. Like tattoo. Mm. Ano masasabi mo doon? Kasi Biblia ko, talaga yun. Sa tingin ko, may exemption ako doon eh. Favorito ako ni God eh. May exempted ka. Exempted ka. Mayroong ganun lagi. Kahit sa classroom, yung teacher, lagi siyang may paborito at ine-exempted niya sa mga ibang rules. Mm. May ganun, yung paborito ni God, exempted yun siya. Mm. Kailan ka na ba nagtatato? Shit, 17, 13 na ata ako. Matagal na. Oo, bata ako. Bata. Mm, okay. Ano yun? Kasi nakita ko, grupo nyo, pare-pareho kayong kalbo. Mm. Ano yun? Tradisyon nyo na yun?
Hindi naman. Hindi naman. Kunyari, may pagpasok sa'yo, may grupo, mahaba, long hair, kailangan niya magpakalbo. Hindi naman. Inasar namin siya, pero hindi naman talagang required. Inasar namin siya minsan na, alin ang naiba, si Pat pa alin sa naiba. Pero hindi naman siya required, alam mo yun. Tsaka siguro yung iba, napapakalbo na lang dahil nakakasama nila kami lagi. Nangingit siguro sila sa amin dahil wala kaming iniisip na buhok. Mm. Kakalbo lang sa umaga, gano'n. Mm. Anong siya required? So ngayon, maraming kakaibigan. Nakatira ka sa Alabang, mm-hmm. dalawa babae mo, mm-hmm. at meron kang social media. Mm-hmm. So marami kang, in short, sinsustentuhan. Marami kang kailangan na financial na kailangan mong ilabas para ma-sustain mm-hmm. yung livelihood mo. Mm-hmm. So kumukuha ng income mo. Meron ka bang mga negosyo, meron ka bang source of, ano yung mga source of income mo? Yeah, ngayon meron akong yung daily flight na clothing ko. Yun, matagal na yung meron ako tagal na. Clothing line yun. Yes. Tapos, yung sa music ko, nakakuha rin ako sa music ko. At may mga iba pa akong business na hindi na namin pinapaalam sa public. Eh. Okay. Pero, inis lahat. Okay. Pero, pwede mo bang i-reveal sa audience kung magkano ang kinikita ni Bugoy? Hindi. Hindi po pwede. Wala akong kinikita. Well, hindi nagdo-vide lang ito. So, hindi, ano lang naman, this is content lang naman. No? Wala naman dito lahat is na totoo. Pag ako nagsasabi na kinikita, hindi naman nila malawak, totoo ba hindi, di ba? So, hindi ko naman magsabi, na ballpark lang, ballpark. Sobrang broke ko. Ano na? Sobrang broke ko. sobrang broke ko. Ano ba yun sa ano? Sa, dyan sa... Ano ba yung mga naipundar mo na? Wala. Talagang private personal ka talaga. Talagang, sa sitwasyon ko ngayon, pre, halos lahat ng pumapasok din sa akin, nilalabas ko rin agad. Saan mo nilalabas? Sa mga kailangan kong... Parang okay, hindi ako nagtatabi ng pera yun. Gusto kong ginagamit talaga siya. Like sa... Kung ano man, lifestyle... Sa forma namin. Pero nag-invest ka sa mga properties, gano'n? Businesses? Hindi. Invest ng properties na wala pa ako dun. At parang, bibili ng mga lupa. Parang hindi ko gano'ng trip yung tuloy dahil ayokong may sakit ng ulo. Pero ano yung maging dream business mo in the future? Like yung pinang a good kind of future. Parang taka na gusto ko magkaroon ng club or bar. Ikaw ba? Ano ba yung ayaw ko yung club and bar. Ano pong dream na business ko? Good question nga na. Alam mo, hindi ko nga naisip talaga yun eh. Yung dream na dream mo talaga. Yung in the future. Pag nakamit ko ito, putang yun na. Like ganon. Siguro wala. Kasi wala akong matiwa. Wala akong masabi sa'yo. Wala ko, hindi ko inisip ano ang dream business ko. Wala. Ito na lang, ano yung nakikita mo sa sarili mo after 5 years? 5 years. 2 to 5 years, ano yung nakikita mong makakamit mo o yung magagawa mo? Sana hindi nyo na ako makita nun. Gusto ko mawala eh, alam mo yun? Gusto kong... Ano mawala? Mawala, mag-disappear. Pag nakuha ko na yung perang gusto ko, mag-disappear talaga ako, alam mo yun? Gusto ko yung gano'n na... Disappear. Alam mo, marami akong nakakausap na gano'n na negosyante, na sinasabi nila, pag dumating na talaga sa panahon na kaya ko nang mawala, mawawala talaga ako. Wow. Pumunta sila sa tahimik na mundo. Ayan, bakala kayo dyan. Ikaw, alam mo gusto ko, rich and famous or rich or and anonymous? Mas gusto ko yung rich at saka anonymous. Pero, naman. Wala lang akong choice sa discarding ko ngayon. Dati na pag-isipan ko na yan, ayaw ko naman talaga si talaga ng fame, sa totoo lang. Mm. Pero sa discarding ko ngayon, diba, sa music ko, kailangan mo siyang pagdaanan eh. Yes. Pero kung pwede ko lang i-skip yung fame at kuhain ko lang yung pera, mas gusto ko sana yun. Ayaw mo talaga ng fame? Ayaw ko. Pero may mga advantages din. Mm. May advantages din ng fame. Maraming advantages, pero marami ding disadvantages. Mm. Fame, alam mo yun. Nakikita ko sa mga posts mo, mga tao dito. Yung mga nagpapapicture sa'yo sa court, yung mga gano'n, mm-hmm. yung mga reels mo, mm-hmm. nakikita ko. And mostly, yung audience mo is between mga teenager to 25. Okay. So yun yung majority. Mm-hmm. Masasabi mo ba na ikaw yung magandang role model sa mga kabataan?
Hindi yata eh. Parang marasaling. Hindi ko masyadong magandang role model ako. Kuhain na lang nila yung magagandang nagagawa ko. Kuhain na lang nila. Ano yung mga magagandang nagagawa mo? Paano malaman naman nila? Yung may dalawa akong asawa. Wow, maganda nga. Isang bahay, ganyan. Maganda nga. Ayaw nga pala, di ba dalawang asawa mo? Oo. Yung meron kang kapatid na babae, di ba? Yeah. Eh, paano kung ginaya ka ng kapatid mo babae? Na sumama siya sa isang lalaki na maraming asawa din. Okay lang sa akin yun kasi ibig sabihin, yung lalaki yun, kaya niya mag-handle ng ganun. Kasi hindi ka makaka-handle ng ganun kung hindi talaga matibay kang mag-isip eh. Kung madali kang mapikon, mga ganun. At hindi stable ka na klase ng tao, hindi mo kayang mag-handle ng ganung relationship. Lalo na kasama mo sa isang bahay. Kasi, syempre, babae, mas unstable sila na creature eh. So, isipin mo, ilagay mo sila sa mga bahay mo, di ba? Kung unstable ka rin na lalaki, ang gulo na nun. So, kailangan ng balance na yun. Kaya, yung iba na ibang nakikilala ko, yung girlfriend nila, ayaw talaga sa akin kasi iniisip nila may impluensyan ko yung boyfriend nila. Like, magagaya yung boyfriend nila. Sinasabi ko nga sa kanila, huwag ka nang matakot dahil hindi naman kaya ng boyfriend mo eh. May mga tao lang na kaya talaga ng gano'n. So, kung yung kapatid ko sumama sa isang lalaki na may multiple din ng babae, sa tingin ko nakapili ng maayos yung kapatid ko dahil yung lalaki yun, grabe ka stable yung lalaki yun. Grabe ka kalma yun siya, hindi yun siya napipiko. So, masasabi mong kayong mga lalaki is rare? Yes. Ano ba yung meron ka na wala sa ibang lalaki? Para masabi mong rare ka? Bukod sa arrive ko, ano ba? Meron ako na wala ibang lalaki? Hindi, meron yun sila eh. Hindi lang nila nakakalungkat eh. Sa tingin ko meron yun sila. Katulad na? Hindi lang nila nakakalungkat. Yung ano din, yung pagka, yung hindi ka nababasag, yung ganun. Yun, yung iba nakikita ko kasi nababasag sila eh. Napipikon sila, nung sumisigaw sila, nagiging emotional sila. Ngayon sa mata ng babae, katulad lang din pala kita. Kasi ako emotional akong tao, tapos ikaw emotional din. Di, parang lesbian relationship pala to. Pareho lang tayo eh, I guess mo. Ano ba yung principle mo sa buhay? What you mean? Principle, like ano ba yung motto mo sa buhay? Ano ba yung pinapaniwalaan mo? Sa tingin mo, bakit ka na pinanganak sa mundong nibabaw na ito? Yung ano ba yung purpose mo sa buhay? Ako, sa tingin ko, ang purpose ko is makapagbigay ng light sa kung sino mang nasa perimeter ko. Or, kahit sa labas ng perimeter ko, kasi parang kunyari yung music ko, yung ibang tao, nalulungkot sila ngayon, pero makapapakinggan lang nila yung music ko bilang magiging okay na lahat. Yung pa lang, at least kahit pa paano nakatulong ako sa tao yun kahit di ko kilala yung tao yun eh. So why music ang... Hindi lang din. Kahit sa mga nakapaligid sa akin, let's say yung mga ka-relationship kong babae, sa mga friends ko, like sa tingin ko, para magbigay ako ng light. Yun, so yun ang sa tingin ko. Yun ang sa tingin kong purpose din dapat nating lahat is magbigay ng light sa darkness nung to. So parang ikaw yung mamuhok ang ano, parang Diyos, nagbibigay ng ano, ng... Hindi naman Diyos, ano lang. Representative lang. Anak lang ni God. Okay. God-like. Ay, sa ikaw, siyempre, masasabi na natin na marami kang pera. Ay, walang ibunyag eh. Hindi nga, hindi marami pera. Sige na. Hindi talaga eh. Pero, sana. Kung maraming pera, kung wala na, hindi nyo talaga ako makikita, promise. Wala pa. Kumikita ka. Kumikita ka, pero hindi pa yun sa gusto mo. Yun ba yan? Oh, malayo pa. Malayo. Masasabi mo, kasi marami kasi opinion ng mga ibang tao na money doesn't buy happiness. Anong take mo dun? Money doesn't... Minsan nakakalito rin eh, no? Ikaw ba anong take mo dun? Sige nga. Para sa akin, money buys happiness talaga. Kasi ang money, papel ka lang kasi yan eh. Yung literal na money na papel, hindi yan masaya. Ang masaya, yung opportunity na binibigay ng pera. Kasi kapag may pera ka, meron kang option. Saan mo gusto kumain, saan mo gusto matulog, anong oras mo gusto gumising. Meron kang options eh. Kapag may options ka, may freedom. At yung freedom, nagbibigay ng happiness. Ayun yung paniniwala ko. Totoo siya. At some point, pero meron din talagang part din na money can buy happiness. Pero
totoo rin. No, for ano, bigyan mo na explanation bakit hindi ko, ilang beses ka na ba nakakita ng mayaman na bad trip pa rin sila? Madami din. Ang dami, diba? Like, akala ko nga din dati, pag umaman ka na, goods na ang lahat eh. Nung nakaangat ako sa parang sa levels ng ano, tapos nakahalubilo na ako sa mga mayayaman din, nakikita ko, malungkot pa to ah. Malungkot to, bad trip to. But, parang, hindi pa. Baka, manikinig ba yung happiness nga rin talaga. Pero, tama rin sinasabi ko. Parang kunyari, yung ibang mayaman, kasi, isa sa hindi mo mabili, is yung love and loyalty ng babae. Hindi mo kaya bilhin. Yeah, true. Yung body, pwede mo mabili. Pero yung love and loyalty, imposible mo mabili mo yan kahit bilyonaryo ka pa. E bandang huli rin sa ating mga lalaki, parang hindi kumpleto pag wala yung love and loyalty ng babae. Parang ang empty sa pakiramdam eh. So yung ibang mayaman na nakikilala ko, yun ang kulang sa kanila. Parang may isang kulang sa kanila. Although nabibili na lahat ng kasiyahan, kotse, bahay, adventures, pagkain. Eh yung isang din nila mabili. Doon sila nakakaano. Kaya maraming mga milyonaryo na pupunta pa sa bahay ko, magtatanong sila sa akin about sa relationship. Sabihin nila sa akin, lahat nasa akin na. Pwera lang yung nasa iyo. Meron kang nasa iyo na wala sa akin. Ganun. Kasi nakikita nila na yung relationship ko sa mga babae ko, okay talaga eh. At yun ang gusto nila, hindi nila mabili yun. Kaya nagtatanong sila sa akin, paano ko ginagawa yun, blah, blah. So masasabi mo talaga na money does buy happiness, pero minsan hindi. Kasi may problema din kasi mga mayaman, ganun. Oo, minsan hindi. Pero pwede, may mga pwede kang mabili. Kasi, di ba, sabi ko, mga mayaman, maraming ang problema, di ba? Mas maraming pang problema ay sa hirap. Pero syempre, ako, mas pipiliin ko na magkaroon ng problema while mayaman. Kaysa sa problema exactly. Ng mahirap. Exactly. Kahit sabihin nila, money can't buy happiness, pero wala ka ding mabibili kung mahirap ka eh. Di ba? Totoo. Oh, poverty can't buy you nothing. Ganun. So, nagtapos ka pa sa college? Hindi. 2 weeks lang ako nag-college. 2 weeks? Bilang na bilang ha. Anong kinuha mo course nun? Actually, wala pa nga course. Yung mga prerequisite lang yan eh. Ganun talaga eh. Kasi yung pwesto ko sa classroom, ito yung pinto eh. Parang nakaka-temp lumabas. Eh, pwede yung lumabas. Nakakatemp lumabas ang mga. Kasi nilagay ka dun sa malapit sa pinto, papalabas ka talaga eh. Tsaka ayoko talaga mag-college. At ito lang, yung time na 2 weeks na nag-college, ano lang yun, pressure lang society yun eh. Akala ko lang din yun ang tamang gawin eh. So hindi ka agree sa college kung gusto mo naging successful? Na, hindi naman. Yung iba talaga, kailangan mo i-college yung iba. Yung iba, let's say, kaya rin magdo-doktor ka, di ba? Kailangan mo i-college yun. Pero may mga, sa tingin ko, may mga ibang tao na hindi pang ganong nandin talaga. Parang, hindi rin lahat ng tao is para sa hustling. Diba? Tama. Hindi rin. Yung iba, dyan ka na lang. Dyan ka sa square na trabaho. Dyan ka lang. Ganon. Kasi mas sanay sila sa... Mas pang ganon sila. Kasi yung risk nila, parang gusto nila, monthly may paycheck, monthly may sahod, kahit anong pa yung effort na nilalagay nila. Kasi yung mga hustlers at mga entrepreneur is... risky sila. Gusto nila yung mataas yung return, pero... mataas din yung risk. So, depende sa risk ng tao ang college. Yes, siguro. Oo, oh, siguro. Then. Okay. Yeah. Pero sa educational system ng educational system ng Pilipinas, agree ka ba or hindi? Pag gusto maging successful ng isang tao, kasi maraming sasabi, kapag gusto mo magnegosyo, mag-college ka, magkumuha ka ng business na course. Kapag kumuha ng business na course, yung teacher mo, wala rin namang business yun eh. Diba? Kaya minsan, ano tuturo mo sa akin? Pero, parang dati may nakausap ako. Sino ba? Basta nakausap, tinanong ko siya, anong course mo? Sabi niya, marketing. Ka-marketing? Kung sa akin mo nalang binayad yung, ano mo, yung tuition mo, mas marami pa akong alam sa marketing sa teacher mo. Dahil yung teacher mo, anong minarket niya talaga? Wala, diba? So, porte mo ba marketing sa business? Hindi naman. Mas branding niya na tao eh. Kaya, hindi ko alam. Well, pabara-bara lang ako talaga ito. Equal ako. Kung ano lang, tapos magkamali, isolve na lang natin kung nagkamali. Ganun ako, pabara-bara. Inisip ng mga tao, organized na organized ako, pero hindi, para-bara lang talaga ako. Ano yung tawag ito? Wala, so technically, wala kang goal? Hindi, meron akong goal. Eh. Alam goal mo? Mawala. Sobrang yaman mo, wala ka na lang. Oh, yung gulo nyo dito, nasa east na lang ako. Yung routine mo sa umaga? Ano ba yung routine ni Bugoy? Pagkagising, anong ginagawa ni Bugoy? Okay. Sa umaga,
Rekta agad ako dun sa parang gym room namin. Kami no kayong gym room doon? Yeah, yun. Parang pagpapasalamat ko yun kay God na binigyan niya ako ng katawan eh. Mm. So, di ba? So, parang alagaan ko. Yung parang yun yung pag-thank you ko sa kanya eh. Okay. Alagaan ko katawan ko. Sa afternoon, breakfast, kasi pagbaba ko, nakahanda na yung mga pagkain nun. Sino yung pepeper? Yung aking lovely wives. Wow, dalawa sila. Yeah. So, yun, breakfast. Tapos, shave ng ulo. Araw-araw yun? Yeah, shave. Oh, tain. Siyempre, parang Android nga wala talaga. Ano? Kailangan lights, camera, action tayo palagi. Hindi mo kung sino darating sa bahay, eh, di ba? Tama, tama. Oh, so, tapos, ligo na. Tapos, cellphone na agad. Yan, work na agad. Work buong ano na yan. Ano yung work mo? Eto, basta meron akong phone, lahat kaya ko nang gawin dito. Ang dami pwedeng gawin dito eh. Like, sobrang private mo kasi. Ano bang work mo? Ano bang pinagkakabuhan ng buhay mo ngayon? Ang alam nila, kasi yung Bugoy na KoyKoy ko. Ayun, so, kailangan ka mag-post. May mga free Telegram group din ako doon. Magpo-post ako. May mga private na groups din kami. Ano yung mga private? Ano yung nakakuha ng mga members doon sa mga private groups na yun? Basically, mas sa amin, sa private group namin, mas ano yun siya, mas more on brotherhood nga eh. Parang, kasi, di ba, as a hustler, parang ang lonely ng path mo eh. Like, yes, ikaw maintindihan ng friends mo, ng family mo, hindi ka maintindihan. So, parang maghahanap ka ng kaparehong mag-isip. Mm. So, yun sa mundo namin, doon nakakahanap sila. Mm. Sa wakas, kaya kong magsalita ng mga ganito na hindi ka mahuhusgahan na yabang mo na, puro pera lang pinag-uusapan. Yan, I guess mo. Okay. So, yun, kaya sila nandoon din sa 2JE, sa 2 Joints Exclusive namin ng group. Ano, may bayad dyan bago sumama? Yeah, may bayad. Magkano? Mura lang, mga ano lang dun, 2.5 per, ayaw ba, per 3 months lang ata. Or so, subscription, membership fee? Yeah, may ganun siya, membership. So, yung nakukuha nila is yung network? Yes, yung network. Wala silang ano, digital or informational product na nakukuha? Doon sa loob nun, syempre nagtuturuan na rin sila kung paano. Mm. Nakamit sila ng iba't ibang tao. Kasi iba-ibang tao nandoon, may mga barbero, so iba naman, may clothing sila, iba, sa crypto sila. Iba-iba eh, so kanya-kanyang kuhaan na lang din eh. Mm. Nagkakaroon ng mga friendship doon sila. Ilan yung members mo doon? Parang nasa 200 lang ata ngayon. Ewan ko, ngayon hindi ko pa na-check eh. Minsan bumababa siya, minsan babalik siya sa umangat. Telegram siya? Yeah, nasa, hindi. Yung Telegram, ano lang yun, parang 1% lang talaga yun nung ano namin. Ang totoong 2 Joints Exclusive talaga ay sa totoong buhay. Kaya nakikita-kita din kami. Minsan may mga cigar session kami, ganyan, nakikita-kita. Ilang mas important. Yung Telegram, makukunik lang namin sa isa't isa yun. Mm-hmm. So, masaya yung mga 1% yung mga nandoon. Yeah, 1% yung power nun. Sa totoong buhay talaga. Kasi nakikita-kita rin yung mga yan eh. Mm. Kahit hindi na kami kasama, sila-sila, nakikita-kita yan. Tapos nakakagawa sila mga ideas doon, mga ganun. Nagiging mga business partners sila. Ganun. Mm. So yun, ako buong araw lang, nasa phone lang talaga ako buong araw tuloy. Post lang ako, post. Tapos, chat to mga homies ko, sinisigurado ko na yung mga ibang department din na ginagawa din nila. Mga ganun. Tapos hanggang anong oras yun? Hanggang kaya talaga yung sakit na nga sa mata. Minsan may isip ko nga, pwede ba na hindi ko hindihan ng phone? May ganun bang discard? Kasi minsan nakukonsensya ako sa mata ko eh. Kasi nagpaano ako tuloy, nagpa-lasik surgery ako. Malabo mo mata mo? Oo, dati. Labo talaga. Kaya anong grado mo? Eh, parang ganito lang kaikli yung vision ko. Ay, nilayo na, labo na, ganun. Baka lagpasan na yun. So, surgery ako, ayun, linaw na agad, diba? Kasi pero phone pa rin ako ng phone, kaya na ako konsensya ako. Mahal-mahal ang binayad ko dito. Pero ano pala, kasi nakita ko yung post, yung parang TikTok video, parang meron ka, parang siyang Hustlers University din. Meron ka rin bang ganun? Wala. Wala. Pero mga team, katulad sa inyo? Oo. Wala akong ganun. Pero ano yung tinikdok mo nun? Parang mayroon akong sinot nun eh. Ah, baka sa ano yun, sa yung e-commerce na diskarte. Ang ganun. May mga friends ako na kaya magtulungan. So, sa kanila yun. Department nila yun. Okay. Yeah. Pero gusto ko rin malaman, kasi mga kasikatan ni Andrew Tate, nung di pa siya nakukulong, na-meet mo yung best friend niya. Yes, sir. Diba? Yes, sir. So, bago mo makwento yun,
Break muna tayo. Makita niyo kung paano sila nagkita at anong pinag-usapan nila ng best friend ni Andrew Tate. Okay. Alam ko kayong mga nanonood ngayon, gusto niyo maging successful. Pero wala tayong budget or wala kayong pera. Well, ang ginawa ko is ni-recreate ko yung course ni Andrew Tate. Meron siyang Hustlers University at ni-replicate ko siya at nilagay ko siya sa Facebook group at binigay ko siya for free. Ang free Facebook group natin is Lazy Genius Club. Naglagay ako doon ng mga free course like affiliates, dropshipping, e-commerce, copywriting, Facebook ads. Lahat ng mga free course is nandun nakapost for free. At nag-weekly live Q&A ako doon para sagutin lahat ng mga tanong ninyo. Makakatulong talaga itong sa yung free group na to. Itong free group na to is nasa 50,000 members na. At dito is nag-share ng mga value, tips, advices para mag-group to each other. At ito ay 100% for free. Kaya kung gusto nyo sumali, just subscribe and link down below para makita nyo kung ano yung link ng Lazy Genius Club on Facebook. See you. So, sa pagbabalik, ang unang tanong natin, ang gusto kong malaman din, bakit kayo nagkakilala ng best friend ni Andrew Tate? At ano yung napag-usapan nyo? At saan din kayo nagkakilala? Sa mga international friends ko yun eh, na friend din niya. So, kami nagka-connect-connect. Tapos... Ay, international friend mo. Yeah, mga foreigner na kilala ko ba? Na connected sa kanya. Ganun. Actually, matagal niya na ako nakikita-kita rin sa social media. Yung best friend niya, right? Yeah, nakikita-kita niya ako. At hindi niya alam kung tunay ba ako. Hindi kasi sa social media pa lang niya ako. Yeah. Gusto rin niyang malaman, totoo ba to siya o hindi? Alam mo yun? Tapos pinuntaan ka. Tapos nung nagkita-kita na kami, yun, parang maano agad eh, na click kayo na ito eh. Ganun. So parang sabi niya, yeah, tunay ka pala, parang ganun. Tapos, maya, punta ka ng Dubai, ganun, shoot ka ng music video dun. Eh. pwede natin isama si Tate sa music video mo. Ay, buta. Kaso nakulungan bigla eh. Kaya hindi natuloy. Oo, ganun. So yung napag-usapan niyo about music video lang? No, hindi. Siyempre, about business? Hindi, actually yun siya. Kaya siguro mas maano yung relationship namin nun siya. Kasi meron din siyang dalawang babae sa bahay niya eh. Siya? Meron din? Oo. So, dun pa lang mas malalim na yung relationship namin. Nagkakaintindihan tayo. Oo. I guess mo, yun. Dun pa lang. Mas dun nga yung napag-uusapan namin eh. Mas mga tungkol dun. Ay, hindi more on sa business? Wala pa kaming pag-uusapang mga business. Pero, may mga tinanong ako sa kanya na mga... Kuyari, paano sila nagdi-deal ng paranoia, mga ganun, anong mga habits nila, mga ganun. Nagtanong-tanong din ako hangga't maaari kumuha ako ng mapipiga akong gems mula sa kanya. Kasi advanced na ng mga tao yun eh. Ano yung mga lessons or mga na-realizations mo na nakuha mo sa kanila? Ang magaling siya sa paano ka gumalaw ng safely sa mundong to. Like, para kunyari, yung simple pa lang, kuyari nandito ako sa area mo. Oo. Hindi ako mag-i-stories agad habang nandito pa ako. Ah, okay. Alis na ako, dyan ako mag-i-stories. Yung magaling siya sa safety talaga ng mga ganun. Kung sino mga taong dapat mo lang kausapin. Yan, paano ko kumunik sa mga tao. Doon siya expert, yung safety ng mga tao. Paano siya nakipag-connect sa mga ibang tao? Sa ibang tao, paano siya nakipag-network? Sabi mo, kinento niyo sa iyo kung paano siya nakipag-network. Ah, hindi. Ano siya eh? Parang problem solver siya eh. So, sa tingin ko, yun ang isa sa trabaho niya, maging problem solver nitong mga mayaman ng Dubai. Ganun. So, doon siya nagkakaroon ng connection. Pero in the future, may possible ba na magkita kayo ni Andrew Tate? Parang destiny na magiging posibleng hindi magkita. Sino hindi magkita? Mga anak ni God. So pumunta lang talaga yung best friend Andrew Tate dito para lang magkita, mag-meet kayo? Para i-meet yung mga kilala ko din. Para i-meet. Hindi, bakasyon din kasi siya sa saan ba yung... Ano yung bakasyon siya dito talaga? Yeah, yung bakasyon. Yung mahal na resort sa Palawan. Ano ba yun? Doon sa... Ay, mahal doon. Yung mas letter A? Something. No? Yung mahal. Ano ba yung mahal doon? Kasi mas letter A.
Basta yung turon nila nasa Limandaan eh. O, sa doon. Oo, ganoon. Ah, doon siya. Tapos nagkataon nandito din yung ibang mga friends niya. Mm. Siya nagkita-kita lang sa Makati, cigar session doon. Mm. Yeah, ganun. Ah, so mostly puro... nag-ano lang siya, bumisita and everything at minute kanya. Yes, again. Matangkad, matangkad siya, matangkad talaga. Ito, parang sentinel. Ang sentinel siya, hindi mo yan. Gagawin. Buhay talaga siya. Tapos tinakain yung tropa ko si Frank, nairo siyang 370s. Tropa mo si? Yung si Frank na tropa ko. Yung, ako pangalan ko din? Siya si MNLA. Yung sports car niya, sinakay siya. Ang liit mo sports car. Direct cash na ba yan. Pero nag-click kami doon. Inibita niya ako sa Dubai. Dapat nga mag-upunta na akong Dubai nung last month atay. Pero sabi niya, wag dahil masyadong mainit. Hindi mo may-enjoy dito, palipasin muna natin. Mas mainit pa mo sa Dubai kasi dito? Oo naman. Disyerto na yun eh. Sa bagay. Yung mga swimming pool nila dun, pag nagsiswimming pool sila, nilalagyan nila ng bloke ng ice eh, para makapag-swimming. Puta. Ganun kainit. Ganun kainit. Oo, kaya siguro mga September, October, siguro pupunta ako dun. Manakakitain lang yun siya. Sana all. Yeah. Pero ano yung pinakaano mo? Balik naman tayo sa ano, sa financial, kasi more on finance itong challenge natin. Ano yung pinaka biggest ano failure mo money wise? Biggest money mistake in short. Na hindi mo sasabing big dahil maliit. Dati malaki sa akin yun. Oh, pero yung pinaka memorable money mistake mo. Oh, yung pinaka memorable is yung una ako nakatapik ng 1 million. Mm. Pero dati ang laki-laki noon, ikaw unang panahon. Yeah. Oh, so yung una ako nakatapik noon, hindi ko makakalimutan yun kasi nag-blow money fast ako noon eh. Like, ah! 1D millionaire ka? Oh, let's go! Ganyan. So, bilang, oh, was agad. Mm. Yun, kaya hindi ko siya malilimutan eh. Pero masaya. Masaya naman na, masaya yung paggastos ko noon. Ayun yung worst money mistake mo. Tapos, yung pangalawang nakatapik ulit ako ng 1 million, sa isip ko na, okay, magiging matalino na ako ngayon. Hindi na tayo magpapaparty o naman. Mm. I-try natin i-invest to sa kung saan-saan. Okay. So, in-invest ko siya. So, matalino ako. Yun nga lang, mali yung mga pinag-invest. Like? Yung iba, hindi ko na pwedeng sabihin yung mga... Hindi, explain mo lang, pero huwag mo na i-name drop. Bawal siya. Okay. I-invest na rito. So, nalugi din doon, ganyan. Okay. Tapos dati pumasok din kami ng... lending na business, nalugi din doon dahil di ako kami marunong noon. Nagtayo rin ako ng milk tea shop ko dati. Nagkaroon ako ng milk tea shop dati sa isang mall sa BGC. Okay, anong pangalan? Naku, pag sinabi ko, swerte nila pag sinabi ko. Buhay pa kasi yun eh. Buhay pa? Oo. Binili kasi siya sa akin. Ah, binili siya sa'yo? Palugi na talaga siya. Buti na lang parang biglang may dumating doon sa tindahan ko, gusto niya mag-franchise, na babae yun siya eh. Oh, tapos sabi ko, ba't mo pa ipa-franchise, pwede mong bilhin to? Diba? Bilhin lang mo na sa kanya. Oh, yun yung parang exit ko. Magkano? Sana piso din. Yan, binili niya ng piso sa akin. So, yun, kaya hanggang ngayon tuloy-tuloy pa yun siya. Magaling yung bumili nun eh, businesswoman talaga eh, kaya natuloy-tuloy mo. So ngayon, technically, hindi yun business failure. Yeah, hindi ko makita ang ganun eh. Well, buti nga nangyari siya eh. Buti nangyari, lahat yun, lahat ng pagkakamali ko, buti nangyari. Okay. Kasi sa atin kasing mga lalaki, the more nagkakamali tayo, tumatalino tayo eh. Tama. Diba? Grabe tayo mag-analyze eh. Teka, mali ito ah. Yeah. Yun, ganun. Kaya minsan sinasabi nila, bilisan mo magkamali. Diba? Mm-hmm. Para matuto ka talaga. Ano ba yung motto mo sa buhay mo? Damn, good question. Yung mga question mo, tol. Mga hindi ko pa na pag-iisipan. Ayun, gusto ko yung mga tanong na... Hindi, ayaw ko kasi yung iba kasi yung mga nagpo-podcast. Mga generic na tanong. Gusto ko yung malalim na hindi talaga pinag-iisipan eh. Ang pinaka... mas madali sa akin na ano is... Piliin mo lang yung mga taong pinipili ka. Yung pinaka nakakapagpa-survive sa akin. Pinaka hindi nagbibigay ng sakit sa ulo sa akin. Ito yung inaalala ko lang yun. So same sa relationship, like hindi ako magkakagusto sa babae walang gusto sa akin. Doon lang sa nagkakagusto sa akin. Yes mo, so yun lang, same lang din sa mga friends ko, kung sino lang din gusto sumama sa akin. Kahit sa magkari, magbibusiness kang ganyan, kung sino lang ang gusto sumama sa'yo. Kasi di ba minsan parang gusto mo isama yung kababata mo dahil kababata mo. Ito nga talaga,
Pero ayaw naman talaga yung sumama sa pataas. Ah, sa pataas, oo. Oh. Oh, diba? Yun. Kaya yun, mga lesson ko yun, heartbroken ako dati dahil gusto ko isama yung mga kababata ko eh. Ito na lang. Ayaw naman. Relationship advice, oo. Oh. Tama. Relationship advice. Kaya ko. Saan ako magaling? Oo, oh, sige. Diyan ka magaling. Pag may lumapit sa yung... sige. For example... Merong isang lalaking single. Well, lumapit sa kanyang... Sabihin natin yung lalaking single na yon is tama lang. Tama lang. May trabaho. Sabihin natin, kumikita siya ng 20K to 30K a month. At may naghahanap siya ng babae. Para siya makapaghanap ng tama para sa kanya. Or paano mo malalaman kapag nakahanap ka na hindi siya gago? Yung babae? Oo. Sabihin ko sa kanya, huwag siyang maghanap. Dapat siyang hinahanap. Dapat gawin niyang, iayusin niya yung sarili niya na para siya yung hanapin ng babae. Siya yung tipong kahanap-hanap. Mm. O, yun ang mali ng iba eh. Kaya yun ang sinasabi ko, piliin mo lang yung pumipili sa'yo. So, gawin mong kapili-pili ka para pipiliin ka ng mga babae. So, yung lahat ng gusto mong babae, ex yun, walang hindi ka mapapala. Oh, for example, na-build mo na sarili mo. Sabi natin, kuwapo ka na, paganda na yung habit mo, yumaman ka na in everything. Paano mo masasabi yung isang babae na hindi ka lang tinitake advantage? Matitesting mo rin yun eh. Paano mo siya matitesting? Minsan kasi, maraming kang pwedeng ipagawa sa kanya na test. Alam mo yun, like... For example? Ako, minsan sa akin ah, pag yung babae kayang tumulong ng mundo, papunta sa mundo ko, malaki yung chance na gusto talaga ako na ito. Yung kaya niyong iwan yung dati niyang mundo, yan, gusto talaga ako niya. Paano mo sasabi na hindi siya gold digger? For example, kung ako babae, mas meron mo mayaman dyan, kung gold digger ako, patalo talaga ako kasi may pere eh. Diba? Paano mo masasabi na hindi ka matitake advantage ng isang babae? Hindi ko problema yun kasi wala akong gold. So, wala siyang magdidig sa akin. At saka hindi ako nagbibigay ng gold din eh. Like, kung meron akong babaeng papapasukin sa mundo ko, yung babae yung kailangan mag-contribute siya sa mundo ko. So, hindi yung parang nandiyan siya tapos bibigyan ko siya ng bibigyan. Hindi, actually, most of the time, sila pa ang nagbibigay sa akin eh. Tumutulong talaga sila eh. So, hindi ko sistema yun eh na parang ibibaby ko yung babae, bilang ko siya ng kung anong mga gusto niya. Hindi ganun. So, wala silang makukuha sa akin. Paano yun? For example, siyempre iba yung babae mo, dalawa, di ba? Paano mo sila binibigyan ng kanyari? Bibigyan mo yung isa, regalo. Dapat yung isa din ba may regalo? Hindi naman. Pwede ko, dinideserve ng isa, bibigay ko sa kanya. Kuya, hindi dinideserve ng isa, hindi ko siya bibigyan. Kung deserving lang? Oo, sa mga, kung ano lang deserve nila na ano. Pero, as much as possible, tinatry kong maging fair. As much as possible. Pero may ganun talaga eh. Minsan deserving yung isa, minsan yung isa, hindi. Di, wala talaga. Ito palang interesting question. Di ba dati tatlo babae mo? Dating muna tayo sa sexual. Ano yung sabay-sabay talaga? Pagdating sa kwarto? Oo. Okay, nagagawa namin yun. Oh. Pero hindi ko siya gusto. Hindi mo siya gusto? Hindi ko gustong ginagawa siya. Bakit? Pero nagawa na namin yun. Oo, nagawa na yun. So, mas gusto mo pa na isa-isa? Oo, mas gusto ko yung ganun. Hindi sabay-sabay. Mas chill lang eh. Alam mo yun? Isa lang yung kailangan paligayahan. Kasi pag sabay-sabay, ang gulo nun. Nakakasira siya ng kwarto to lang. Gulo nun. So, ayaw mo talaga siya? Chaos. Mas okay ang one-on-one. Para sa akin. Plus, quality time na rin nila sa akin yun. Ba't kung nag-one-on-one, pero yung tatlo gusto din? Hindi, may schedule yun sila eh. May schedule? Oo, may schedule. Galing, may schedule pa po. Oo, parang kanyari, sa araw to, siya ang tabi ko, next day siya naman tabi ko, next day siya. Ay, tabi-tabi kayo matulog? Hindi, may kanya-kanyang kwarto yun sila eh. Ikaw din, may kanya-kanyang kwarto? Oo. Wala ka katabi? Oo, may araw din na ako lang mag-isa. Mm. Yun, sa pang-apat na araw, ako lang mag-isa. Yun, ganun. Kaya pag minsan kaya rin may dalaw sila, yun, minsan sabay-sabay silang meron silang dalaw, walang makakatabi sa akin nun. Sipo, 1 week kang mag-isa nun. Ah, sarap nun. Di ba? Ang peaceful. Mas masaya ka ba to? Mas peaceful eh. Mas peaceful. Wala kailangan kausapin, wala kailangan pakinggan. Okay. Pwede akong mag-tuloy-tuloy lang sa phone, mag-make money lang sa phone. Tuloy-tuloy. Walang nagagano'ng-ganon dito sa tank. Oh, kung may problema pala, bakit patatlo? Ano na? Kung siyempre, mas marami babae, mas marami kang ma-handle. Siyempre, yung mga babae din, topakin eh. Paano kung natin sila topakin, mas maraming problema yun. Eh bakit hindi ka nalang mag-stick na lang sa one? Para isa lang yung problemahin mo, bakit patatlo? Good question. K-
Kasi kaya lang naman sinasabi ng mga tao na yan sinasabi nila yan, isang babae pa nga lang, sakit na sa ulo, paano pa pagtatlo? Oo. Kaya lang naman sakit sa ulo ang babae dahil hindi marunong mag-handle ng babae. Parang let's say, kunyari, hindi ka marunong sa aso. Sakit sa ulo ang aso pag di ka talaga marunong. Mm. Yung aso yun, maingay, kung saan-saan tatae yan, nagkakagat-kagat ng mga couch. Kasi hindi ka marunong sa aso, hindi mo alam sa ecology ng aso. Tama. So pag marunong ka naman sa babae, hindi talaga siya sakit sa ulo. Actually, ang laking advantage pa nila eh. Bibilis yung buhay mo. Hindi kung marunong ka sa babae, bibilis talaga buhay mo eh. Kasi para kang may mga libreng assistant eh. So parang tingin ka, ginagawa mo silang empleyado. Yeah, nasa loob sila ng kingdom ko eh. Okay. Pero, mo talaga. Pag kasi lahat naman ang tumutulong sa akin, kung ano marating ko na dadamay din silang lahat. Yes, parang nung nakaraan, nung pumunta kami ng, pag lalabas kami ng bansa, dahil grabe rin yung tinulong nila sa akin, dinilabas ko sila ng bansa, tin-treat ko sila sa business class, 5-star hotel, gano'n. Tapos, deserve nila yun eh. Hindi ko gagawin yun sa babaeng walang tinutulong sa akin. Paano kung, kunwari lang ha, di ba tatlo kayo? Ay, dalawa, di ba? May pumasok na bago pang isa. Umalis ulit kayo. Nag-plane ulit kayo. Yung isang kakarating lang na hindi pa deserve, kasi kakarating lang, i-business class mo or economy siya? At lahat kayo business class? I-business class kayo. Kahit niya pala. Swerte yung mga bagong dating. Bakit? Kasi parang yung kuyari nung sila bruha palang mag-isa. Nung nakilala niya ako, walang-wala talaga ako eh. X-zero ako nung nakilala niya ako eh. So, unti-unti na yung binild yun eh. So pag may darating, medyo nakabuild na. So pag lumangat pa yung level ko, pagdating niya talagang okay na yung sitwasyon. So swerte yung mga dumarating. Ang problema lang doon pag ganun, minsan pag dumating kang gawa na yung kingdom, baka yung babae hindi niya masyadong ma-appreciate dahil hindi niya pinaghirapan eh. Yes mo? Sana wag lang siyang tanga-tanga na ganun siya mag-isip. Tama. Dapat kung matalino siya, di appreciate ko na to. Buti nga, hindi ko masyadong pinaghirapan to, tapos ganito na agad. Tama. So hindi ko napakakawalan to. Kung matalino yung darating na yun, dahil na ganun siya mag-isip. Pero kung tanga-tanga siya, hindi niya ma-appreciate siya. Alam ko kasi dati Muslim ka. Nah. Kasi dahil mo asawa eh, yun na yung mga Muslim eh. Diba? Kasi sila yung maraming asawa eh. Ano yun, gusto mo sila lahat, may anak din. Mag-aanakan mo sila tatlo? Ay, dalawa? Alam mo kung ako lang, tatanungin yung personally, ayoko mag-anak talaga eh. Oo, ayoko. Ayaw walang may mamana ng pangalan mo? May matter ba yun? Hindi ko alam. Kasi, yung legacy mo, parang isipin pa eh. Para sa akin, isipin pa to eh. Parang ganun. Pero kasi, naiintindihan ko na yung babae, bandang huli gusto lang niya magka-anak. Diba? Parang doon siya nakakuha ng happiness niya. Oh. So kung yung babae yun, like, ginawa naman niya lahat din para sa akin at nakarating ako sa level na gusto ko dahil din sa assist niya, pwede ko siyang bigyan ng anak. Ah, okay. Kasi yung umuling sa kanila. Pero dapat gusto ko yung nandun na ako sa level na hindi ko na po-problemahin. Ano man, diba? Kung bagay sabihin nung, kuyari sabihin nung babae ko, oh, piano lesson ko siya, no? Piano lesson. Okay. Pero isa-isa lang yung anak. May maximum na anak sa isang babae? Hindi, pwedeng ano. Pwede ka lang. Kaya man dami. Okay. Dami, okay din. Kung nagka-anak ka, ano yung gusto mong anak? Babae, lalaki? Siyempre, una, lalaki. Lalaki talaga yung gusto mo. Pero parang gusto ko din ng babae. Parang cute din eh. Kasi tayo ba, yung usapan namin noong nakaraan, parang sabi ko, teka lang, parang mas madali yata pag babae yung anak mo ha. So, parang nagulat lahat ng friends ko, parang di ba mas madali ang lalaki? Kasi ang lalaki, kahit iwan mo lang sa backyard mo, pwede na yan eh. Di ba? Pero sa isip ko kasi, di ang lalaki kasi, kailangan palupitin mo eh. Todo, kailangan walang pasan ka nga ng anak mong lalaki. Eh mahirap gawin yun, ibibuild mo ganun talaga yung lalaki, gagawa ka ng parang superhero. And bye, parang gagawin mo lang wife eh. Gagawin mo lang siyang pure wife, puro saya lang, saya-saya. Para saan ganun mag-raise ng batang babae? Like, peaceful na environment, hindi toxic, para lumaki siyang hindi tigiling. Pero pag sa lalaki, kailangan lagyan mo ng gulo yung buhay niya. Kailangan magtapa siya, kailangan mahirapan siya, heartbroken, maghirap siya, para tumalino siya. Paano mo iuhul mo yung anak mo? Na. Kasi sabi ko kanina yung tawag dito yung type of audience mo is nasa teenager to 25, yeah. Di ba? At sabi mo, 50-50 ka sa role model, yeah, ba? Yeah. Paano mo anin yung anak mo? 50-50 ka rin ba sa role model sa kanya?
Kung sa lalaki. Kasi siyempre, ang anak na lalaki, ang unang tinitingala niya is yung tatay niya. Yeah. Kahit naman yung babae. So, gusto mo ba na gayaan ka na mga anak mo? Oh, kasi sino pa? Dahil wala na silang ibang gagawin, wala silang makikita ng iba na dapat nila gayaan kundi ako. So, gusto kong, lalo yung anak kong lalaki, gusto kong makuha niya yun na hindi ka nababanas, ganun, yung chill ka lang. Pero meron ka nang alam na pangalan na para sa mga anak mo in the future? Hindi, wala. Ayoko nga magkaan, isipin ko pa yung pangalan ng anak. Sabagay, sabagay. Pero papatiray mo siya sa, kasi may mga negosyante na, for example ako, pag nag-anak ako, gusto ko ma-try niya din yung hirap na para, kasi kapag naging spoiled sila, hindi nila ma-appreciate yung mga maliit na bagay. Mm-hmm. Diba? So parang papa, kumbaga, i-work niya. Kunyari ako, tatay ko abogado eh, pero hindi ko naman na-feel na abogado ang tatay ko. Yeah. Na hindi ko naman na-feel na mayamang kami, hindi ko naman na-feel na ano. Kumbaga, talagang bago ko nung college ko, nasa 50 lang eh. Yeah. Kumbaga, sobrang talagang termine talaga ako na kung gusto mo ng pera, ganun din ba yung gagawin mo sa anak ko? Yeah, ganun ko. Sabihin ko sa anak ko, ako lang yung mayaman, ha? Hindi ikaw, ah. Ganyan. O, doon ka sa economy. Dito ako sa business. Alam mo yan? Ah, ganun mo talaga siya. Ganun. Lalo sa anak kong lalaki. Eh, ano kung ganun? May anak mo na. May everything at marami ka ng properties, for example. Hindi mo ang papamana sa mga anak mo yan? Hindi, kung malupit yung anak kong lalaki, pwede kong hindi pamana sa kanya. Magawa siya ng sarili niya nun. Paano kung bata pa? Gusto ko. Paano kung bata pa siya? Ano? Sabihin natin, knock on wood, maaga pumanaw at meron kang batang lalaki na hindi mo pa nakikita ng potential, papamana mo ba sa kanya? Parang hindi nga eh, kung lalaki, parang hindi. Kung lalaki, pero babae papamana mo? Pumawa ng sarili mo. Pero kung babae papamana mo? Gandang question yun ah. Hindi ko naiisip yun. Sa totoo lang, maging honest ako, hindi ko naiisip yun. Yung papamana ko. Hindi kasi ang gusto kong matutunan ng anak kong babae is paano makaspat ng tamang lalaki. Kung nakaspat na siya dun, kahit wala pa akong ipamara dun sa anak kong babae, malalagyan siya sa tamang kalagayan eh. Yun ang gusto kong matutunan nun. Basically, bago rin siya makaspat ng tamang lalaki, kailangan maging tamang babae muna siya. Kasi yung tamang lalaki, maarte sa mga babae, hindi sila kasapasang pumapatol eh. So, kung magkakanak akong babae, talaga ititrain ko siya, paano maging maayos na wife? Smile ka lang dyan, huwag kang mareklamo. Titignan ng asawa mo, asikasuhin mo siya, chinelas niya, pagkain niya, kape niya, at huwag ka magreklamo. Speaking of sa asawa, paano manahan din yung finances mo sa mga asawa mo? Kunyari, meron silang gusto. Ano ba, meron ba kayo isang bank account na lahat kayo nagwi-withdraw doon? Or meron silang sarili nila? May joint ba kayo? Ano ba ginagawa nyo? Yeah, pag yung mga ibang babaeng dumarating sa akin, mas nagiging tao nga sila pag dumarating sa akin. Kasi yung iba doon dumarating sa akin, wala silang bank account. Yung iba doon, wala pa mga passport. Di ba? So, magkakaroon sila ng ganyan. So, pagdating naman sa pera, sila din ang naglalagay din ng pera sa akin din eh. Kasi like, sinisigurado ko din na hindi sila like, andyan lang, alam mo yun. Like, parang yung kunyari, itong mga babae, kung may mga YouTube din sila, may mga influencer din yan sila, kung ano mong makuha nila doon, nilalagay nila sa akin yun eh. Kasi binibigay nila lahat sa akin eh, wala nga na po. Basta sa Roman, dependent sila sa iyo or independent sila? Nga, independent sila sa akin. Independent. Pero kaya nilang maging independent. Dahil, pag tumatagal ang babae sa akin, yung mga natuturo ko sa kanya, kaya niyang magamit yun kahit wala na kami. Hindi nga alam, mas mabagal yun dahil di pa pa rin pag may guidance ko. Pero dahil dun sa mga game na naturo ko sa kanya, pwede niya ikasurvive yun hanggang kaduluduluhan. Pwera na lang kung tanga-tanga talaga siya at hindi niya maalala yung mga sinabi ko na yun. Ganun. Paano kung ano, may meron ba nagkakaroon ng inggitan sa loob ng relasyon niyo? Hindi mo matatanggal sa mga babae, yung normal sa kanila. Paano mo lang isolve yun na bilang ikaw yung lalaki? Huwag mo lang isolve, hayaan mo na lang. kasi kung ayaw naman nila talaga, nila aalis sila eh. So nasa kanila na rin yung kung mag-i-stay sila o hindi. Kunyari, si tatlo babae mo, kunwari. Dalawa na nga lang. Dalawa pala. Yung dalawa doon, yung isa is nanay niya nagkasakit at nanghihingi sa'yo ng 1 million, for example. Tapos yung isa is 1 million? Kunwari lang.
Siyempre, mafe-feel niya na mas pinapriority mo yung pamilya ng isa kaysa dun sa isa. Paano mo magagawa ang paraan? Hindi na, nalagay ko na yung sila sa mindset na hindi dapat ganun mag-isip. Dahil hindi naman pwedeng maging, yung sinasabi ko sana, huwag niyong tinatry maging fair palagi. Kasi kung gusto niyong fair palagi, hindi matatapos yan. Lagi kayo may, lagi niyong ikukumpara na ikukumpara eh. Diba? Parang minsan, kuyari magbibigay kasi, kuyari, itong babae ito, bibigyan mo na at bibilang mo ng, let's say, kuyari purse. Right? Mm. Yung ibang babae, sabi nila, ba't ako rin walang purse? Gusto lang niyang maging fair. Mm. Pero sa totoo lang, hindi siya mahilig sa purse naman talaga. Mm-hmm. Gusto lang niya maging fair. Tama. So medyo toxic na mentality siya, kaya hindi gano'n lang. Hindi, huwag niyo intindihin na kung sino man ang nag-iisip na kailangan maging fair, walang mararating sa buhay yun. So hindi ka agree na lahat is equal? Hindi. So naniniwala ka na hindi ka agree sa gender equality? Hindi ako agree sa gender equality na equal ang babae at lalaki. Hindi naman talaga yun. Kaiba yun eh. Kaiba yun. Paano sinasabi nila na dapat ang... Meron kasing mga babae na naniniwala na ang babae is sa bahay lang, mm-hmm. housewife, mag-alaga sa asawa at yung asawa gumagawa ng paraan at pera para pamuhay yung pamilya. Mm-hmm. Meron din kasi mga sasabi ng babae na dapat equal tayong kikita, equal effort, equal responsibilities, na naniniwala ka ba sa gano'n? Ang weird nga nila, sabihin nilang equal, pero pagkakain sa labas, ako lang nagbabayad. Ay, kasi kung baka equal, di tayo pala din. Tawa. Equally, di, ano, buhatin mo rin yung grocery. Hindi ko maintindihan, but ayaan na nilang hindi equal. Kasi kung hindi equal, kami na tayo naman ang bahala sa kanila eh. Kahit akong bahala sa'yo, huwag ka nang mag-inarte dyan. Kung totoong equal talaga, nasabihin nila, kung anong dapat yung trabaho, dapat kaya rin namin yan. Okay, bakit di kayo maging, maging tubero. Oh. Oo, tama. Ba't ayaw niyo yung mga dirty jobs na lalaki lang ang kayang gumawa? Diba? Hindi naman talaga ganun. Gusto lang nilang equal pag nasa advantage sila. Pero pag disadvantage para sa kanila, Bakit pag may war, di sila nagreklamo, di sila kasama? Ba't di ka gumera dun? Diba? Kung totoong equal, di pumila ka rin sa club. Bakit pag magandang chick ka, dire-diretso ka sa club? Pumila ka dito. So, hindi naman talaga equal. Pero, panigsama ang babae at lalaki, ang lakas na force nun pag magkasundo yung dalawa ngayon, kaysa sa magkakanya-kanya, mas malakas talaga pag magtutulungan. Ay, paano pala kung nga na-mention mo yung club. Siyempre na nag-club ka, kasama mo may mga ayababs mo. Okay. So, paano pag may luwapit na mga babae din sa'yo, magkiselos ba yung mga asawa mo? Okay. Una, hindi kami nagka-club kasama. Hindi kami mahilig sa club. Minsan napapapunta lang kami sa club, inibitahan kami ng owner, ganyan, pero hindi namin buhay yun. Anyway, pero kayaring ganyan sitwasyon, may nagkagusto sa akin babae, magugustuhan pa ng mga babae ko yun eh. So, minsan lang sa senos doon. Magugustuhan nila yun. Bakit? Kasi una, ibig sabihin may nagkagusto sa akin. Ang pangit naman kung lalaki mo, wala nagkagusto sa lalaki mo. Diba? Mali yun. Pangalawa, mas gagaan yung trabaho ngayon nila. Diba? Kasi nung sila bruha pa lang nasa akin, lahat siyang gumagawa. Like, pagdating nga ng gabi, knockout talaga siya. Kasi luto, linis. Eh, parang pala yun. Parang ang unfair naman kay labruha nung pas may pumasok na, no? Pas pag umuwat ka, same-same din naman sila na makukuha or mas lamang na makukuha yung kay labruha. Na, yung main, alam niya dapat yun na dapat secure siya sa position niya. Okay? Kung may inggit-inggit siya doon, insecure siya, natatakot siyang ano. Kaya pinapaalala ko din yun, hindi ganyan mag-isip. Dapat secure ka rin sa position mo. Paano pala yun? Siyempre may hierarchy yan. Ikaw. Tapos siyempre magbabae. Kapag magkanduruan, sino masusunod? Sino yung magbaboses? Pagdating saan? Sa kunyari, for example, may hugasin, parehong dalawang babae, walang ginagawa. Ay hindi, may naka-assign talaga dun sa... Yung pinakabago siya ang naguhugas eh. Ganun. Minsan, ang gaasa, pero may bago nung marating sa bahay. Parang asaran doon, ipasa mo na yung sponge.
Mukhang nag-ano siya mapasa ni trono ng sponge. Kasi bago ka siya mag-uugas doon. Parang tinitest niyo yung bago? Oh, yun ang pinakauna niya. Yung, sa kanya yung ano talaga eh. Siya yung DJ dun sa... Sa lapap. Paano pala pagkasal? Sino kasal? Ikaw, pag mag... Kakasal ako? Oo. Hindi naman kailangan yun. Hindi mo na... Kapit lang yun. So hindi ka na magkakasal talaga? Okay. Parang ka-relationship namin yun yung gobyerno. Mm. Parang ayoko. Pakailang pa may mga kaya mo. Sabagay. Relationship namin, di. Mm. Ang totoong kasal, kahit papel o wala, kasal kayo by heart. Mm. Di ba nakakita ka ng iba kasal sila sa papel, pero hindi naman sila kasal talaga by heart. Malungkot nun. Kasal tayo by heart. So technically, hindi naman talaga na priority para sa iyo ang kasal. Na hindi ko rin ma-imagine sarili ko rin sa altar. Hide-wide ka. Matatawa itong mga homies ko. Feeling ko, buong ano, tatawa na. Tapos matatawa din ako. Ano mo yun? Yung kiss the bride. No? Ano? Matandong ka. Sabagay, sabagay. Hindi ko rin makita eh. Yeah, man. So, kung ano, kung ba, diba, 300 years old ka na. Pag babalik ka sa 18 years old mo, ano yung mapapayo mo sa kanya? Good question yan. Siguro ang pinakamasabi ko sa kanya, huwag mong sayangin yung time mo. Kasi ako nagsayang ako nung nagsayang ng time. Like, talagang ang dami kong oras dati na sinayang. Talagang sayang talaga? Ang dami kong ganun. Dami, may mga art, may mga, dati nga, nagkaroon ako ng chick dati nun, di ba? 1 week, di kami lumalabas sa bahay. Hindi namin nakikita yung araw. Mm. Pero kasi mapupuyat kami, Netflix, chill, kain, sex, gano'n, puro gano'n lang. Sabi mo, 1 week, sinayang ko, kasama yung chick na yun. Ngayon, hindi ko siya kasama, break na kami. Mm. Sinayang ko yung 1 week na yun dun sa chick na yun, di ba? Dami kong mga gano'n, yung mga patambay-tambay ko dati. Pero hindi ko siya sabi, huwag tumambay kasi kailangan mo rin sa utak mo eh. Pero huwag lang magsayang na magsayang. Kasi marami yung mga nagsasabi na enjoy mo yung kabataan mo. Yeah. At meron magkasabi na, huwag mo enjoyin. Yeah. Anong take mo dun? Ano ba talaga naman ang kabataan? Enjoy or dapat hindi enjoyin? At tingin ko, kailangan nilang matutong mag-enjoy dun sa hindi talaga nakaka-enjoy gawin. Like, kaya mag-build ka ng kingdom mo. Mm. Kaya, yun, kailangan matutong mag-enjoy dun. Mm. Yung bagong enjoyment mo, tanggapin mo na. Mm. Yung reality mo, lalaki ka eh. Mm. Kailangan mong gumere basically. Mm. Wala ka naman choice eh. So kung gigera ka, hindi enjoy mo na lang din. Mm-hmm. Diba? So kung gagawa ko ng kingdom yun, so yung mga pagpupuyat ko dati, kakagawa ng kanta, ini-enjoy ko na lang din yun. Mm. Mga sleepless nights ko, ganun. Mm. Para maka-400 na kanta ko, isipin mo kano karang sleepless nights yun. Ano yun, parang halos araw-araw? Tinatry ko araw-araw. Hindi ko na namamalay kung anong araw na yun. Basta gawa, pagising, gawa, pagising. Kasi wala akong choice eh. Kasi hindi sabi mo kanina, hindi mo passion. Hindi, kaya nga, hindi naman kailangan maging passion mo yun eh. Kumbaga, yun ang kailangan mong gawin eh. Diba? Yung nagbibenta ng hollow blocks, passion nyo ba yan? Namagay. Diba? Kailangan niyang gawin yun. Mm-hmm. Una, isip mo, pangit-pangit ng hollow blocks, gray lang na ano, square. Pero mahal niya yun kasi yun ang nag-get millions sa kanya. Sawagay. So, ganun. Kaya yun, pinilit ko yun. Kasi hindi naman ako ano tol eh, hindi ako... yung rapper na kayang gumawa ng one hit na kanta eh, na isang kanta tas boom, hindi naman ako ganung klase yes. Rapper eh. So kailangan kong daanin sa volume ngayon sila. Wala man akong choice. Ilan ang subscribers mo? Sa YouTube? Oo. Oh shit, hindi ko alam. 1.2? Magkano kinikita mo sa YouTube mo? Ngayon hindi ko na siya mabantayan kasi nag-sign ako sa isang distribution company at parang nire-recoup nila yung pera doon. So hindi ko na nakikita. Like, zero ko siya nakikita. Then doon na pupunta sa kanilang... So under ka ng agency? Nah, hindi siya agency. Distribution lang siya. Hindi siya record label. Ah, okay. Okay. So sa 400 na kanta na ano mo, ilan yung mga sikat doon? Actually, hindi nga sikat na sikat eh. Like, alam lang na hindi siya parang boom na boom. Katulad nung ano yung kanta yung Broom Broom Road Trip. Nandiyan? Sa punta, di ba? Yung level na ano. Mm. Medyo konting kilala lang. Less than 10 lang ata. Dito, syempre kilala ka, di ba? Pag lumalabas ka, kikilala ka na. Yeah. Mukha mo pa lang eh. Parang kilala ko na. Kakaiba, di ba? Oo, parang unique ka sa mga ibang mga tao din. Pagdating din ba sa ibang bansa, kilala ka? Na mayroon talaga nakakilala din sa'yo?
Nagpunta kami ng Vietnam noong nakaraan. Nagulat ako may lumapit na Amerikano sa akin. As in, white talaga siya. White talaga. White shit talaga. Sabi niya, yo, are you KoyKoy? Okay. Sabi ko, yeah, ganun. Sabi ko, paano mo kilala? Sabi niya, nakikita ka dyan sa Instagram. Parang ganun. Sabi ko, nakapunta ka na ba ng Pilipinas? Sabi niya, hindi pa. Okay. So nakita lang niya ako sa Instagram at nakita niya ako sa Vietnam na naispatan niya akong ganun. Ang galing. Oh, ganun. Okay din ha. So kumakalat. Pero noong nakaraan, may video ako na nag-viral sa ibang bansa. Yung video na alis na ako ng bahay, tapos yung tatlo pa yung babae ko dati, nag-kiss sila sa akin isa-isa. Isang gate? Yeah, hindi sa gate yun, dati pa yun. Isa talaga yung latest, nandiyan na kami sa... Bago? Oo, sa bagong bahay. Yun talagang sumabog yun internationally. Na kahit sila PDD, nakita ni PDD yun, nilike pa ni PDD. Si Neo, nilike din ni Neo. Oo, ganun. Pagsabog siya na ano. Ewan ko, hindi ko pa natry. Ang dami nagme-message akin ng mga taga-Brazil eh. Hindi ko alam. Sige nga, pagpunta akong Brazil, baka makilala ako ng mga... Ano yung mga advantage mo? Siyempre sikat ka. Ano yung mga gusto mo bilang isang sikat na tao? Ano yung nagugustuhan mo? Madali ka makapasok sa mga circle. Yun. Kasi ang dala mo dun yung clout mo, yung may fame ka eh. Diba? So, pag nagkaroon kami ng picture kasama siya, medyo angat din yung clout na itong isa. Then, katabi niya ako. So, gusto ko rin nila. Kumbaga, yun yung value kong dala. So, isa yun, madali ka makapasok sa mga circle. Minsan, pag nahuhuli sa kalsada, kung fan yung enforcer, sige na. Kinakakilala ka? Yeah, nakikilala ako. Ganun. Galing na na. Yun yung mga advice. Pero saan lugar ka talaga mo sila nakilala sa Pilipinas? Saan ka napuntaan mo? Ngayon? Hindi ko alam. Based sa pag tin-check yung stats, para nasa Quezon City. Pero hindi ako sure, hindi ko. Diyan sa Alabang, dun sa tinitiraan nyo, kilala ka sa neighborhood? Yeah, kilala nga rin ako. Kilala ka? Nagulat nga ako yung unang lipat ko doon, mga siguro 1 week, 2 weeks pa lang. No. May mga kumatok na konyo kids sa akin doon. Ano yung kumalat yung balita? Yata, gusto nila magpa-picture, ganun mga English-speaking na bata. Hindi, kinaibigan mo na rin agad sila. Ang galing, ang galing. Siyempre, ibang mga yan sila eh, kaibigan. Buhay pa yung nanay at tatay mo? Yes, buhay pa sila. Ilan taon na sila? Wala pang 60. Ah, bata pa. Bata pa sila. Mas matanda ka, 300. Amen. Amen. 515 sila. Pero, siyempre, sabi mo nga yung may... Siyempre, alam nila na marami kang asawa. Siyempre, bilang magulang, i-stop ka nila na mali ang ginagawa mo. Yeah, good question. Paano mo sila sinagot na... Ang sabi ko sa nila, pag gawa-gawa kayo ng gopings na anak, tapos magtataka kayo. Bakit wala mo nagkakagawin? Ay, maling. Oo nga, problema nila yun. Gopings ang anak nila eh. Ako matutuwa ko nun. Kaya rin yung anak kong lalaki, marami siyang chicks. Matutuwa ko nun eh. Pag yung anak kong lalaki, walang nagkakagusto sa kanya, man, you know, ayokong mangyari. Balik-buwesan dyan. Ayokong mangyari. Okay. Pero pag nagkaroon ka ng anak at sabihin natin na hindi kasing gwapo mo, papagwapoin mo ba siya? Actually, hindi nga ganun ka-importante sa ating mga lalaki yung physical natin eh. Okay. Yung tikas natin ang importante. For example? Yung aray mo, yung angas mo, yun ang importante sa atin. Kasi ilang beses ka na ba nakakita ng pogi pero walang chicks? Walang game. Pogi talaga. Blue eyes, mga ganun pa, matangkad. Pero wala, pagkasama nila yung babae, natutuyo yung babae sa kanya. Ganun, wala silang, hindi ganun ka-importante sa atin. Nakakatulong sa atin kung may looks tayo para mapalingon yung babae. Ganun, nakakatulong. Pero, ano yung mga tips mo sa mga lalaki para mapalingon yung mga babae na gusto nila? Maging somebody sila. Maging somebody. Huwag silang maging nobody. I-work mo yung sarili mo para maging somebody. Kasi meron kasi mga ganyan, ginagawa nila, yun nga, somebody. Pero nagmumukha silang pasikat na tuloy. Hindi, ano na yung mga sinasabi mo nga kanta, yung mga cloud chaser sa internet eh. Hindi yun. Hindi kailangan maging famous eh. Hindi naman kailangan maging parang sikat ka sa internet. Kumbaga somebody ka lang. Kumbaga hindi ka invisible. Alam mo ba kano karaming lalaki ang invisible ngayon? Malungkot na kalagayan ngayon eh. Walang lumiling sa kanila, walang may pakialam sa kanila. Huwag lang silang maging ganun. Maging somebody sila. At alam mo, iniisip pa ng iba na pagdating sa babae, pera lang ang kailangan mo.
Pero nung nakakilala na ako ng mga mayayaman, nakita ko wala rin pala silang mga babae. Eh pera sila, pero wala silang mga babae. So hindi yun ang sagot. Lahat na nagsasabi na pera lang kailangan mo pag para magkababae ka, hindi pa sila nagkakaroon ng pera. Hindi nila naiintindihan yun. Hindi pera ang ano talaga dun eh. Bandang huli yung tigas mo pa rin yung arayb. Kung sino ka, basically bandang huli. Para na mabibuild yun, para maging somebody sila. Maging content creator ba? Or kung hindi sila mahilig mag-ganon? Hindi maging content creator, try mo maging complete package na guy. Like, kasi iba, nakafocus lang sila sa pera na side. Yes. So pera, pera, pera. Tapos hindi maayos yung katawan nila. O, pati forma nila, hindi sila marunong pumorma. Hindi sila marunong makipag-usap. Sa lalaki o babae, hindi sila marunong makipag-usap. Wala silang fighting skills. Mga ganon. So, yung ikaw may fighting skills ka? Meron. Ay, puta. Sa telephone na. Ingat sa straight ko. So, nag-training ka yun na talagang boxing? Alam mo, hindi ko pinapaalam to. Kaso tinanong mo lang, malalaman natin yun. Nag-ano ka, training ka talaga. Yeah, training kami mga tropa, training kami. Ano yun? Home service na boxing? Sa ganun. Mas madali para sa akin yun eh. Tayo na lang yung coach sa bahay. Kapag in-invite ka sa ano Battle of the YouTubers, yung sumakag, kasama ka? Oh, magkano budget nila, di ba? Pero magkano over mo kung magsabahan ka? Hindi, sila muna magsabi ng budget. Bago pa ako gano'n. Pero hindi ako nagtitraining para doon, alam mo yun. Pero kung may opportunity, ano? Magitrain ka ng talagang sobra-sobra para makasama ka sa gera sa Battle of YouTubers. Ano? I mean, seryoso kayo mo ba yung pagbaboxing talaga? Para maging fighter kapag meron kang talagang nakaset na date na may kakalabanin ka na ganito? Seryosoin? Depende sa budget pa rin, bandang uli. Kung maliit yung budget, ano lang? Meets lang tayo dito, maliit lang yung budget. Pero wala yung budget, hindi seryoso. Siyempre, kilala ka as ano eh, alpha eh, di ba? Sa social media na para... Uy, kaya talaga ba? Ganun ba? Ganun ang dating? Oo, sa mga comment section at mga etc. Pag nakikita ko, parang tinitigas nila as alpha. So, ang mangyayari dyan, kapag... paano kung may nag-ayaso yun ang suntukan na Battle of YouTubers? Tapos... hindi mo siya pinapansin at sinasabi nila, ay, hindi na siya alpha. Kakagatin mo yung offer at may pagmakal ka? Una, hindi ko inaano yung sarili kong alpha. Mas sigma nga ako eh sa tingin ko eh. Kung mas nasa sigma ako na side. Pero kung yung tanong mo, ganyan, nahamon-hamon lang, hindi siya rin dun mababase kung pumalag ka, alpha ka, or hindi. Meron ka ba nakalaban in real life talaga? Talagang susuntukan talaga na po. Bata pa ako nun. Bata pa ako. Nung tumalino na ako, naiiwasan ko na siya at parang gusto na ako ng mga tao eh. Nagawa ko na siya ng paraan eh. So bata ka pa nun? Oo, bata ako. Magaling yung... mga ilan pa ako pa nun? Isim, bata talaga. Like, may bakal pa ako. 15 mo ganun? Siguro. Mas bata pa. Mas bata pa dun? Yeah, ganun. After nun, magaling ako umalubo sa mga tao. Problema, alam ko kung magkakagulo na, mga wala na ako na eh. Kaya tuwing nagkakaroon ng rumble dati, sinasabi ng mga tropa ko, galing nga, aga mo umalis ka. Kasi nakukutuban ko rin eh, nakagulo to eh. Ayaw mo ng away? O, alam mo may gusto ata nun eh. Kung may gusto ng away, parang nalang ko, depressed ka, gusto mo ng away palagi. Pero kung nasa gantong stage ka, masaya kang tao, at meron kang inaalagaan na kingdom, may mga gano'n, ayaw mo nang away. Kaya nga, tama. Pag tumira ka sa rich neighborhood, mas chill yung mga tao dun. So hindi mo pinapansin yung mga haters mo? Nga, hindi. Hindi ko pinapansin. Hindi, pero nakakarating sila sa'yo? Actually, hindi talaga. Dahil, yung ano ko, yung explorer ko sa Instagram, wala akong nakikita mga anything na local na nangyayari dun eh. Kung titignan mo, puro comedy, tungkol sa kotse, boxing, puro ganun lang mga nakikita ko. Ibang-iba yung ano ko tol eh. Yung mga nakikita ko sa internet, hindi ko alam kung ano nangyayari talaga. Minsan nakapuwento na ng mga homies ko sa akin, doon ko lang nalalaman. Pero hindi ko talaga nakikita dahil iba yung mga pinanonood ko. Kahit yung YouTube ko, kung titignan mo siya, iba yung mga pinanonood ko. Wala akong kinukonsume na mga pang-clown na So di mo talaga pinapansin yung mga haters mo talaga? Wala kasing sense eh.
hindi ko mahanapan nun, sir. Pero gusto mong sumagot sa mga hater mo? Nakaswerte nila. Isipin mo sumagot yun si Jesus Christ, di ba? How? Ano ko? Nakaswerte nyo. Ang sarapin na. Yun ang gusto nilang mangyari. Tol, meron mga tao ngayon na pag binanggit ko lang yung pangalan nila, makakatulog ng maimpende. Baka hindi siya makatulog, sobrang saya niya. And yes! Sa tagal ko na nagpapapansin dito kay Koy, nagpanggit nila yung pangalan ko, hindi ko ibibigay yung gusto nilang yun. Okay. Kasi ang haters mo, fan din talaga sila. This guy's just a fan. Sila ang mas matinding fan. Number one fan. Fan sila. Okay. Lagi yung sumisilip sa mga social media ko, alam nila lahat ng ginagawa ko, gusto nilang maging ako talaga, ganun. Yung mga fan na totoo, hindi nga sila ganun ka-fan eh. Nakikinig lang sila ng kanta ko, ganyan, makakalimutan nila. Pero yung hater, araw-araw akong naiisip niyan. Number one fan talaga. So, nag-thank you ko pa sa mga hater mo dahil siya nipapakalat ang pangalan mo. Yes, kasi alam mo tol, naranasan ko dati yun eh. Meron akong kaklase dati na babae, may pinost siyang lalaki, hate na hate niya. Yung lalaki to, international siya na tao, right? Parang sinasabi niya, dapat ibanto siya sa Pilipinas, ganyan ganyan. Chinig ko yung lalaki, yung naging fan niya ako eh. So, gumagana yun. So, pag sinishare ako ng mga haters ko, makakakuha ako ng fans pa rin. Alam ko, kasi nangyari sa akin yun eh. Naging fan ako galing dun eh. So, meron bang times na mga ibang content creators is talagang binabash ka online? Yes, nakarating siya nakakaano sa akin, pero hindi ko napapanood na. Na umaabot lang sa akin yung sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Pero para sa hindi ko siya, wala akong maalala talaga na content na hate about sa akin na pinanood ko ng buo. Wala akong maalala ng ganun. Kasi una, hindi siya, hindi nakaka-interesting, wala akong matututunan. Tama, diba, tama. Napaka-negative ba nung energy. Sayang oras. Wala akong boxing dito. Pero yung ginagawa ko palagi, nanonood akong boxing, ganun lang ginagawa ko eh. So imagine mo yun to, like gagawa sila ng maraming content tungkol sa akin tapos hindi umaabot sa akin. Hindi ko napaparood yun. Feeling nila umaabot sa akin. Pero imagine mo yun, hindi umaabot sa akin yan. Isipin mo, nag-effort sila ng todo. So parang marketing. Camera dyan, ganyan. Nag-sell sila ng script o anuman. Kasi hindi umaabot sa akin. Yun ang sad life. Tingin ka sa camera, anong masasabi mo sa akin? Anong message mo sa kanila? Sad life. Kailangan nyo ng maayos na relationship. Alam mo yun, parang hindi kayo ganyan. Sana at saka sana malunasan nyo kasi may sakit yun yung hate. Sakit ang hate eh. Parang nakakatanda ang hate. Like, kaya ganyan yung itsura nyo kasi mo hate kayo sa loob ng katawan. Tingnan nyo yung itsura ko, walang hatred dito. Tingnan mo kung gano'n ako fresh. Sinagot ang mga haters. ang galing. Pero doon sa mga haters mo, ayaw mo talaga sumagot? Wala akong makitang... Parang tol, hindi mo rin naman may iwasan, tol eh. Like, Jesus Christ nga, isipin ko, pinako siya ng hater niya. Isipin ko, kano'ng karaming bashers ni Jesus Christ dun. Pinapako siya. Kung si Jesus may haters, sino pa ba ako? Natural may haters. Si Pacquiao nga may haters eh. Si Pacquiao na yun, ha? Michael Jordan may hater. Kung baga, mapapasok ka sa gantong laro, at napipikon ka sa hater, ba't ka pa pumasok sa gantong laro? Dapat alam mo yung pinapasok. Part of the game. O bago pumasok yan, alam ko nung magkakaroon ako ng hater. Kaya nung nangyari yun, hindi na ako nagugulat. At saka sanay din ako dun, tol. Sobrang sanay ako sa gano'n. Kasi nung bata pala ako, grade 3 ako naalala ko. Nakaranas ako na hindi ako pinansin ng buong classroom eh. Ilang beses na ako nakaranas ng gano'n, grade 3 ako. Sa neighborhood din natin, neighborhood din namin dati dun sa Sorrento, nakaranas din ako na boom, mga tao sa streets, hindi nila ako pinapansin. Ah, seryoso? Sanay na ako sa ganyan. Pero lahat, kalaban ko lahat, game ko yan. Bago tayo magsimula, sabi mo kasi sa akin na parang mapapahanga ako sa iyo kapag pinayak mo ako. pag pinayak yun, ha? Pero syempre, hindi kita maalo kasi sigwa kayo, di ba? Okay. So, ang tanong, ano yung pinaka-lowest point mo sa buhay na napaluha ka? Yung huli akong napaluha, tol, yung namatay yung aso ko eh. Yung huli, yung lang naalala kong huli kong lumuha akong namatay aso. Seryoso? Oo, ganun. Ay, ba, yung aso niya matagal na talaga sa'yo? The first time kong makaranas na may nawala sa akin na malapit sa akin. Di ba ako nakakaranas ng yung mga malalapit sa akin na nawala? Di ba ako nakakaranas ng wait? Di ba? Sa aso, nabilang naranasan. Sabi nga nila, pwedeng camps maikli daw buhay ng aso kasi parang tinitrain nila tayo na sila unang mawawala, di ba? So parang na-training ka na agad na may nawala na sa'yo.
So, kung minuwala sa yung mga tao, parang medyo sanay ka na ng konti. Mm. Okay, so iyak ka sa aso sa tao, huwag na. Iyak ako konti lang. Oh, yeah, sa, yung sa aso ko, yun ang naka. Pero yung lowest point ng buhay ko. Yung lowest talaga. Yeah, nakaranas ako ng ganun, yung parang nawala lahat sa akin. Yung sobrang depressed mo na, parang eh, talaga. Oh, rock bottom. Oh, ano nangyari nun? Nawala lahat. Like, nawala lahat ng pera ko. Tapos yung girlfriend ko nun, wala na rin siya. Mm. Tapos yung mga akala, friends pala niya yun eh. Yung, akala ko friends ko, yung pala friends pala niya. So nawala din dahil friends yun eh, di ba? Mm. So parang wala na lahat. Tapos mag-isa lang ako nun, ganun. Mm. Kasi sa May, dati mag-isa lang ako nun, sa Maynila kami nun, mga parents ko nasa ibang bansa yun sila eh. Mm. So, mag-isa na ako nun. So, para basta black and white yung paningin ko nun. Alam mo yun? Naalala ko, nandun ako sa isang fast food restaurant, tas parang lahat nagkakasiyahan. Pero hindi ko makita yung saya. Parang, doon ko naisip, tayo na may parang, siguro depressed ako din. Umabog ba sa point na gusto mo na mawala sa mundo? Ay, hindi. Mas matalino ako masyado para mag-isip ng ganun. Pero yung bottom tol, yung narating ko yung ganun, na maganda rin marating ng mga hindi, tama. Naman sana, huwag sana marating nyo, pero mangyayari pa eh, dahil pag nasa baba ang baba ka na, wala ka nang ibang makikita pababa eh. Tama. So ang makikita mo, pataas na lang, nasa pinakababa ka na eh. Mm. So, pag lumingin ko sa pataas, yung maliliit na bagay ngayon, na ma-appreciate mo na. Kanyang sinag ng araw pa lang eh. Mm. Shit, may sinag pa ng araw, natatamaan pa ako ng araw. Kanyang makaapak ka pa lang sa grass eh. Mm. Parang, ibang tao nga, nakakulong, di makaapak sa grass. Mm. Yung nag-guess mo, so marami kang marirealize po nandun ka sa rock bottom ba. Ano rin siya, healing na, alam mo yun. Mas ano eh, mas lamang yung mga taong nakapunta na sa rock bottom eh. So lamang ba sa tingin mo? Para sa akin, mas lamang. Kasi kapag hindi nila na-feel yung rock bottom, hindi nila ma-appreciate at mga bagay. Mm-hmm. Like yung mga taong pinanganak ng mayaman, nakakain na kagad ng steak, filet mignon. Mm-hmm. Hindi nila alam yung feeling na from wala na kumakain ka na ng bigas at toyo, tapos ngayon nakakain ka na, kumbaga mas na-feel mo yung, mas na-appreciate mo yung mga maliliit na bagay para sa akin kapag nadating mo yung rock bottom. Kasi eh yung nagiging fuel mo na tanga na, hindi na ako babalik dito sa sitwasyon na to. Kumbaga magkakaroon ka na ng trauma at motivation na tanga na to. Alam mo tol, hindi rin lahat ng mga anak mayaman na parang hindi sila nakakarating ng rock bottom. Kasi nung nakilala na rin ako ng mga anak mayaman, may iba rin silang sadness na hindi nararanasan ng mga hood na tao. Iba rin ang sadness ng mga anak mayaman eh. Andayo mo nakikita ng gano'n, like nawala ng wifi, gano'n. Iba-iba yung nararanasan nila eh. Pwedeng, hindi natin alam, iba-ibang story. Let's say, yung family nila hindi okay. Mayaman nga sila, pero hindi okay yung family nila. Right? Hindi sila tinuturing. Parang gano'n, parang hindi nila kasundo yung mga brothers and sisters nila. O ano man, merong, hindi, pwede ko nalaman na hindi porke nga nasa rich kid guys, okay ka na. Nakilala ko yung mga rich kid na yon, may mga problema din sila. Hindi rin maiintindihan ng mga kids sa hood. Tapos yung mga rich kid, hindi rin na naiintindihan yung problema sa hood. Same lang din, hindi sila nagkakaintindihan ng problema. Lahat yung sila may chance na malagay sa depression. Ilang beses na ako nakakita ng rich kid na depressed? Dami nun. Sobrang dami nun. Paul. Pero kung ikaw, ano mas pipiliin mo? Mag-time travel ka sa pagiging 300 years old ka na kasi. Gawin ko na lang 600. Sabi natin, nasa 60 or 70 years old ka pero meron ka 100 million pesos or babalik ka sa grade 1 na 0 pesos. Babalik ako sa dati pero may 100 million. Hindi, pupunta ka sa future. Sa future? Oh, 60 okay. Pero 100 million or grade 1 na wala kang pera. Ngayon, sa sitwasyon ko, 60 to 100. Pero malalaktawan ko na lahat ng kaya itong age ko ngayon, malalaktawan ko na. Magiging 60 agad ako. 60 ka agad? Hindi. Gusto ko yung grade 1. Gusto ko yung grade 1 kasi yung time yung ano dun eh. Yung gusto ko yung time. Hindi talaga yung pera kasi ayaw mo naman makakama up yan eh, pera lang. Pero yung time kasi maraming kang magagawa eh, dahil pwede mong mapagtripan itong mundong to, gano'n. Ano yung pinakamalaking mong pera na nakahawakan? Hindi pa ako nakahawakan yung malaking pera. Bakit magusto mo yung lagyan naman yung buhay ko na kung yung buhay ko? Hindi, ano yung pinakamalaking mong pera na nakahawakan na nagastos mo na? Nagastos ko na.
Wala na eh. Wala na sa'yo eh. Hindi ka na sa sampa ng tax niya. hindi about sa tax to. Sa'yan. Ano ba? Magkano? Hindi ko ma... Ano to? Hindi naman rin ako gastador ng todo to. Hindi ako yung mawaldas. Na hindi ako... Oh, hindi. Pero ano lang. Ballpark lang. Bigyan mo lang ng idea. 1 million, 2 million. Ano ba? Nang walang kwenta? Oh, wala nang walang kwenta? Oo. Ganon? Oo. Yeah, mga 2 kaya kong ubos sa walang kwenta. Nangyari na siguro sa akin yun, mga nakaubos ako ng 2 sa walang kwenta. 1 to 2 ganon. Na walang kwenta. Pero kung hindi walang kwenta, hindi. Hindi mangyayari yun. Ikaw, pag papalaw ka na sa mundong ibabo, ano yung gusto mong ma-remember about sa'yo? Ano yung legacy na gusto mong iwan sa Pilipinas? Gusto ko na pag nakita nila yung, pag ako'y pinag-uusapan, sabihin nila na siya talaga yung nakapag-enjoy ng buhay. Kasi gusto ko makita nila yung pictures ko, ganyan, dalawang babae dito, may cigar sa ibang bansa, may champagne, ganoon, tapos titignan nila yung history nila, damn, masagad niya talaga yung buhay niya. Yun ang gusto ko, yung masagad. Ganun yung... Ma-inspire. Ha? Gusto nila ma-inspire sa'yo. O, siguro gusto ko maisip din nila na ako nga rin sagadihin ko yung buhay ko. Kasi iba namatay nila, hindi pa nasagad yung buhay. Ang konti ng kwento nila ba? Ako, umuulan ako ng kwento, kaya ko sabihin 300 years old ako. Kasi yung kwentong kwento ko, like kung 300 years old. Bakit ka 300 kasi? Eh, yun talaga eh. Matagal na ako sa Earth na to. Ay nila, parang naka-psychedelics. Gusto ko yung ganun na marami akong kwento talaga. Dapat pag tinignan mo yung mga pictures ko, masasabi mo talagang, yan yung life. Dapat yung pinanghahangaan talaga. Hindi, kahit hindi nila ako hangaan. Pero yung sagad ng life lang, yung tipong kuwari, kasi mamatay na ako, kaya ko na siyang tanggapin dahil, yeah, what a ride. Ulit yung life ko, pwede na ako mag-log out. Bad trip yung pag nag-log out kasi hindi mo na sagad yung life mo. Alam mo yun, hindi mo na nakaranas ng multiple girlfriends, pera, adventure, ganyan. Masasabi mo, incomplete ang buhay kapag wala ka multiple girlfriends? Tuli pa rin kasi talaga eh, kung multiple girlfriends kay. Ayokong gumawa ng controversy pero iba din talaga. Like, sino bang lalaking hindi nag-fantasize nun, di ba? Iba rin talaga, iba rin. Basta maayos na relationship, ha? Kasi kung multiple girlfriends na magulo relationship, huwag na. Downfall mo pa yun, eh. Maghihirap ka dun, eh. Pero pag maayos na relationship, ikaangat mo yun siya. Kasi tumutulong talaga sila sa'yo, eh. Like, yung kaligayahan mo ay kaligayahan nila, eh. So, masasabi mo ba dapat yung mga tao is multiple girlfriends talaga? Sa mga deserving lang. Alam mo, tinanong ko dati yan sa isang Muslim. May nakasalubong ako ng Muslim. Sabi ko sa kanya, yo, di ba, Muslim ka, kasi alam ko Muslim form niya eh. Sabi ko, so di ba pwede kayo mag-asawa ng marami? Sabi niya, ay hindi ah, sa mga deserving lang. Sabi ko, oh nga, tama yun ah. Kasi yung mga ibang tao gustong gumaya sa akin, meron din silang dalawang girlfriend, di mo mag-deserve eh. Bakit yung sarili mo, hindi mo ma-handle eh. Nadalawa ka pa. Di ba? Kahit yung hygiene mo, hindi mo nga alam, hindi ka marunong sa sarili mo hygiene. So, dadalawa ka pang babae, paano mo alagaan yung dalawang babae? Sarili mo di mo maalagaan. Gano'ng karami yung babae yung kaya mong i-handle all at once? Kaya binigyan ako ni God ng 10, kuyari binigyan niya ako, diba? Ibig sabihin, kaya ko yun. Kung binigyan niya sa akin, ibig sabihin, kaya ko yun. Pero naglo-look forward ka to more partner? Insha'Allah. Sana ibigay sa akin. Nakigad yun. Wala sa akin yung nakigad. So gusto mo talaga na ano? Hindi ko naman siya pinagpipray. Kung ano lang, bigay sa akin. Wala rin naman akong choice eh. Kung sino naman magkagusto sa akin eh. Ganun lang din naman eh. Wala akong choice talaga eh. Paano kung may nagkagusto sa'yo? Ano yung mga checklist na kailangan niya? Kaya may nalunod ngayon, babae, na gusto kang maging partner. Ano yung mga kailangan niya maging checklist para mapasayo? Para makapasa siya sa akin? Oo. Okay. Okay. Gusto ko yan, ha? Una, siguro, first yung loyalty niya, di ba? Gusto ko yung loyalty niya. At kung may respect ba siya sa akin, kung hindi siya burikat, wala siyang mga... Siguro wala siyang mga matitinding tattoo siguro na parang... Ay, wala mas sobrang ako to. Parang Conor McGregor na tattoo. Hindi kong gusto yan eh. Okay lang yung mga tattoo. Okay lang din. Pero huwag lang yung... Talagang parang yung ausa. Warrior na parang gano'n. Hindi siya pal-club.
Ah, ayaw mo nun. Bakit? Of love. Ha? Bakit? Si lahat ng lalaki gusto ayaw. Gusto nila yung pambahay lang eh. Tama. Gusto ko yung pang-peace ko na babae kasi gera yung mundo ko eh. Yeah. Pag-uwi ko sa bahay, parang peace dapat. So yun, hindi siya uhaw sa attention. Yun, gusto ko yun. Kasi yung babae uhaw na sa attention. Adik na sila sa social media ka eh. Diba, unang pag-gising nila, ilan nag-like sa akin? Ilan nag-message? Ayoko yung uhaw sa attention. Gusto ko uhaw siya sa attention ko. Oh. Isang attention lang. Pero sa attention ng village, ayoko nang denunaan. At si, hindi tililing na babae, hindi damage na babae, ganun. Yun. Basta basically, kung para siyang kayang maging spa. Unless, siyempre, gigera tayo, di ba? Magulo ang mundo nating lalaki. Chaos rin yun, di ba? Kung babalik ka doon sa babae, tapos kaya niya magsilbi na parang spa sa'yo, hindi mo iiwan yung babae niyo. Like, mag-i-stick ka talaga nun. Siya nagbibigay ng peace sa'yo, i-stick ka talaga. So, dumating rin sa point pala na parang pag minamassage ka, sabay-sabay sila. Hindi to about sa massage ka na spa eh. Pero yung biglang biglang tatahimik lang bigla. Yung mundo mo, pag-uwi mo ng bahay. How about sa looks? Looks? Hindi naman, hindi masyadong, hindi ko masyadong inaano ang looks. Kung sino ang down sa akin, yun ang mas importante. At sino ang mas may silbi sa akin. Kasi yung iba, beautiful trash eh. Maganda sila pero trash talaga sila. Trash yung personality nila, trash yung paniniwala nila, trashy sila. How about sexual? Sexual, hindi ko masyadong ano yun. Paano kayo babae? Parang hindi siya masyadong active. Ano lang siya? Once a month lang. Una, hindi mangyayari yun. Kasi pag nakatabi niya na ako, magbabawi paniniwala niya. pero hindi ako masyado nakatingin sa sex tol. Kasi hindi ako, ano ba ito? Hindi ka ba active? Active ako, pero hindi yun ang last na yun eh. Last na sa amin yun eh. Ganun. Last na yun. Reward nga yung shit. Reward ko lang yung sa babae ko. Good girl ka. Okay, yan. Pero hindi ako yung... Kasi tol, kunyari... Ito tol, ha? Kunyari, active na active ka sa sex. Let's say, wala kang control sa sexual desires mo. Hindi mo kayang mag-handle ng multiple relationship. Wala kang control sa sexual desires mo, hindi mo talaga kayang mag-handle ng ganun. Kasi ang mangyayari, yung babae, alam niya... napakay mo yung hiwa niya. So, nasa kanya talaga ang control. Kukontrolin ka ngayon niya, alam niya ang weakness mo eh. Sexual. So, importante yung wala sa akin yun. Like, hindi ko weakness ang hiwa mo. Wala akong pakialam nga dyan talaga eh. Maglapag ka ng something sa table ko, dun ako may pakialam. Ilapag mo yung loyalty mo dito. At love mo dito, dun ako may pakialam. Kasi pag nalatakutuban niya, na ang pakay ko sa kanya is yung pusi niya, siya na ang may power no. Nasa kanya yun eh. Tawa. Parang gaganon-ganon niya sa akin yun. Nasa akin yung kailangan mo. Okay mo. Diba? Ganon. So, ano mo? Kaya hindi siya brak. So kailangan, grabe yung dick control mo para makahandle ka ng multiple na relationship. Grabe dapat. Kasi, Ganon kayo ka-active? Kasi yun nga, tinatry nilang lagi na sex. Araw-araw? Dapat ibigay yun eh. Hindi mo dapat ibigay lagi yun eh. Kasi pag binibigay mo lagi yun, wala na silang paghihirapan, wala na yung at nako. Kumbaga, pag nanggets ng babae, nakuha ka na niya, doon na unti-unting nawawala sila eh. Doon na unting natutuyo sila, yung tingin nila sa'yo, hindi na ganun kalupit yung tingin nila sa'yo. Dahil sa isip nila, kuha ko na to. Ganun. Kaya hindi ko rin basta-basta. Ay, iniisip ng mga tao, porque meron akong dalawang girlfriend, laging sex trip doon sa bahay namin. Hindi. Hindi. Talagang minsan, hindi. Wala. Akala ko yung bahay mo kasi parang sex dungeon eh. Hindi. Yung maliin talaga. Hindi. Iniisip ng iba. Pero hindi talaga ganun. Kailangan control ko ang dick ko para mapatakbo ko yung bahay. So, binibigyan mo na sila ng pagkakataon na once a week lang ganun? Una nga, minsan 1 week wala dahil hindi maganda yung attitude nila eh. So, minsan ang babae, emotional, minsan nababadrip sila na wala naman. Paano kung nag-cheat sila? Nag-cheat? Anong gagawin mo? Sila? Para na sila sa streets. Babalik ka doon sa streets, doon ka, para doon ka. Pero may nangyari sa yung gano'n? Hindi ko pa siya naranasan kasi kung mangyari yun, wala na siya sa akin. I mean, hindi ko pa siya naranasan. So wala pang nag-lolo ko sa'yo? Hindi, doon dating yung yung hindi pa ako multiple relationship. Yung may girl one-on-one lang, yan naranasan ko yung naka-experience ako ng ganun. Pero yung sa multiple relationship ko na, hindi mangyayari yun. Ah, pangalan ko
Paano kung mayroon kang inahanap na sexual na wala sa kanila, mag-ano ka ba sa ibang babae? Na hindi ako ganun eh. Hindi ako... Paano ko ba sabihin to? Paano ko ba sabihin? Okay, alam mo yung mga lalaki na lagi pupunta sa mga... sa red light district. Mga lalaki mahilig sa prostitute, right? Addicted na yun sila sa sex eh. Kaya sila gumaganong level na eh. Hindi ako ganun eh. Ah, di ka ganun. Hindi ako pwedeng maging addicted doon kasi once na na-addict ako doon, siya na yung drug ko. Susunod na ako sa kanya. Terms and condition niya na ngayon. Queendom niya na ngayon yun. Queendom? Yes, bro. Kaya hindi ko pwede, hindi pwedeng ganun eh. Kaya kailangan talaga matinding, kahit pag gusto ko, minsan gustong gusto ko, like, eh, siyempre yung, pagtaas mo mag-boxing, di ba? Ano mo yun, lumaangat eh. Pero kung hindi pa oras, hindi kailangan ibigay. Hindi good girl, hindi mo ibibigay. Ang mali lang iba, hindi good girl yung babae nila, tapos isi-sex nila. Ngayon sa isip ng babae, pwede palang di sundin-sundin to siya eh. Nakapuha ko free attention niya eh. Ah, okay. Diba na, i-guess mo? Parang siya na yung nakakontrol ngayon sa relasyon. Yes, kahit ano palang gawin ko. So dapat pala, sa relasyon, lalaki ang nakakontrol? Yeah, dapat talaga. Dapat talaga. Kasi, hindi tayo emotional eh. Naniniwala ka ba, pag sinasabi ng babae, your money is my money? Your money, sabi ng babae? Oo. Pera mo, is pera ng asawa mo. Talaga ba? Ilang kanta ba ginawa mo para makuha ito? Pera ito. 400 na kanta dito. Tapos sabi mo, pera mo to. Di ba? Nasa loob ka ng kingdom ko. So, ikaw may control doon? Ha? Ikaw may control doon? Ng pera? Dapat talaga. Mas smart yung ganun, tol. Mas smart yung ganun dahil pag bumibili tayo ng bagay, hindi ba emotions eh? Ang babae, pag bibili ng something, galing sa emotions na yun. So, minsan kaya nagkakamali sila ng bili ba? Okay. Tayo kasi minsan, ano, pag-iisipan talaga, tama ba to o mali? Hindi kung ano yung feel natin. Nakaka-feel good ba to o ano? Hindi ganun eh. Tama ba to o mali? Ah, okay. Tingin mo? Kaya mas sa tingin ko mas maganda pag lalaki yung nag-handle ng pera para mas hindi nag- So, dapat sila yung nagko-control, nag-handle ng pera, dapat yung babae nag-ahabol. Ayun yung dapat principle na isang lalaki. Naghahabol? Eh, siguro. Masyadong ano yung naghahabol, pero medyo. Pero ako huling tanong, ready ka na ba sa ating fast talk? Okay. So, ready ka na? Mamalik tayo, isang sponsorship. Alright. Sa mga hindi nakakilala sa akin, I'm Franklin Miano. I own 10 businesses here in the Philippines. At yung mga businesses na kilala na ginawa ko: Vivid Smile, Phenomenon Apparel, Empire Clothing, MSB Academy at Frank Media. Ayun yung mga kilala sa mga businesses ko. And lahat ng mga businesses na pasukan ko na sa franchising, sa restaurant, sa clothing, sa cosmetics, and even sa networking, pinasok ko na din. Pero ang goal ko kasi sa buhay is makahanap kung ano ba yung business na sobrang dali lang gawin pero malaki pa rin ang kita. In the past 10 years of doing businesses, nag-trial and error ako sa lahat ng mga businesses and I found the one best business. Literally, hindi mo na kailangan ng skills, experience at ng pera para makapagsimula, at maganda sa bahay lang to. Hindi to get rich quick scheme, hindi to scam. Ang business model na to ay outsourcing business. Kinoconnect mo lang si customer sa supplier. Ito yung business na ginagawa ko at marami na akong clients at marami na akong natulungan. I have 20,000 students at nagpost ako ng 1-hour free tutorial dito sa YouTube at tinuro ko din yung 6 steps kung paano to gawin. Tinus ko lang ito for free. Wala kayong babayaran ni isa. Nandito lang sa YouTube. Yung literal na tinuro ko sa loob ng academy, tinuro ko dito sa YouTube video na to. Ang gusto ko lang nakapalit is isubscribe mo lang ako. At ginawa ko tong free tutorial para makatulong sa mga wala pang budget para makapag-enroll dun sa loob ng aking program. Sana makatulong tong 1-hour free tutorial at let's go back to the podcast. So, ito. Analay ka na ba? Let's go. Medyo mahirap. Nahirap ba? Ah, come on. Ah, sige. Pag mag-end of the world na at pipili ka ng isang kaibigan, sino na pipiliin mo? Sarili ko. kung nag-iisa na lang ang babae sa buong mundo, sino ang pipiliin mo? Oh, magagalit yung iba. wala na lang akong pipiliin. Bahala sila mga art bro. Ano yung pinaka... tawag dito? Kapag mananalo ka ng isang loto, ano gagawin mo sa pera? Blow money fast. Okay. Ano yung kapag magiging empleyado ka, anong pipiliin mong trabaho? Yung mag-alaga ng sa mga aso, tol. Seryoso? Yeah. Talaga, yeah. Dog lover ka? Yeah. O kaya yung daycare, taga-daycare, mga bata.
Seryoso? O para laro-laro lang kami buong araw ba? Ay, lupit na no. Parang nasa nursery, pas biglang pumasok si Bugoy na KoyKoy. What's up? Siyempre, mga nanay nila, okay. Yung chicks ko. Ano yung Shopee or Lazada? Lazada. GMA or ABS? ABS. Coffee or tea? Coffee. Pagpipiliin ka ng isang bansa na saan ka mag-titira forever, anong bansa? Oh, the fuck. Tayo di ko pa napupuntahan kahit invento lang, no? Oh my God, ano ba itong inaano? Saan ba yung nag-ano, money laundering? Doon. Ozark. Switzerland. Yun, no? Ozark. Ozark. 50 girlfriend or maging single forever? 50. Mamahalin mo ba pa rin ang partner mo kahit nalaman mo na mayroon siyang AIDS? AIDS? Saan niya nakuha yun? Nag-cheat siya malamang, hindi na. No, fast na. Okay. Oh, hindi ko na mamahalin. Mabait o maganda? Mabait. Masakip o maluwag? Anong pinag-uusapan natin dito? Alam mo na yun. Okay. Masigip. Payat or chubby? Pangman. Pareho kong gusto yun, ah. Sige, ano na lang. Sige, payat na lang. Pero pareho kong gusto yun. Malaki joga o malaki puwet? Puwet. Lights on or lights off? On. Sex or chocolate? Chocolate. Okay, thank you sa pagpupunta, Bugoy na KoyKoy, dito sa ating podcast, sa Lazy Genius Podcast. At meron ka bang magpo-promote sa mga audience natin or huling advice or sasabihin? Dailylightglobal.com at yung two joints exclusive namin na private group namin. And pwede rin kayo pumasok sa free Telegram group ko kung wala kayo, kung ayaw nyo doon sa may bayad na ano. Pwede meron akong free Telegram group. Makikita niyo yung link sa bio ng Instagram ting. Lang. Okay. Yung mga social media mo, kaya mo sabihin. Yeah, Bugoy na KoyKoy official sa Instagram. Baby girl, pag ready ka ng mamili, isang DM lang ako. Okay, so we will see you on the next episode. Goodbye.